magandang umaga po mula po sa Pilipinas. At salamat na muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon po tayo ngayong araw na ito. Live po tayo na napapanood dito sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Every Monday, sa tulong at awa po ng Panginoon, kung tayo ay mayroon pang buhay, lakas at mabuting pagkakataon, tayo po ay naririto sa ating segment na Rise and Shine dito sa Good Morning Kuya. Sa iba't ibang panig ng daigdig, kami po ay bumabati sa inyo. Umpisahan natin ng maayos, tama ang atin pong araw at ang ating linggo. Isang panibagong bukang liwayway ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo po ay magpasalamat una sa lahat at tayo ay humingi ng gabay sa ating mga paggawa upang tayo ay patnubayan sa maghapon ng ating mga paggawa sa anuman po tayong lugar naroon. Good morning po sa inyo mula sa Pilipinas. It's time to rise and shine. Ngayong araw po na ito, makakasama naman natin bilang ating virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI o ang members ng Church of God International sa Labo, Camarines Norte. At naroon po ating representative, si Brother Brian Baldarrage, kasama ng atin pong mga kapatid na tutulong din sa atin umabot sa ating mga kapwa-tao. Brother Brian, good morning sa inyo dyan sa Camarines Norte. Rise and shine! Opo, good morning Kuya! Rise and shine po! Salamat sa Diyos sa isang panibagong araw po na ipinagkaloob po ng Diyos sa atin upang tayo po ay makagawa ng mabuti. At nakapiling po natin ang ating mga kapatid mula po dito po sa MCGI Camarines Norte Chapter. At kasama din po natin ang mga kapatid po natin sa Zoom, sa live audience po natin at sa virtual audience po natin para makiisa po sa mabuting layunin po ng programang ito, Kuya, sa pag-abot sa ating mga kapwa-taong nangangailangan po. Yan po muna, Kuya. Back to you po. Maraming salamat, Brother Brian, at pagbati po sa inyo lahat dyan sa Camarines Norte. Pati na yung ating mga kasama po ngayong araw na ito sa ating virtual audience, si Brother Willie Davilian family, Brother Mandy Aceradon family, Brother Alan, Dale, Nael and family, Brother Jovan Juanse and family, Sister Jenny, Sister Lizelle, Sister Baby, Sister Jeramin, Sister Alma, Sister Aura, Sister Lou, Brother Antonio, Sister Myra, Sister Rubeline, Sister Laarni, at pagbati po din dun sa anak ni Brother Brian and Sister Grace Baldarrage. At samahan kayong ng Panginoon dyan sa lugar ng Bicol at tulong-tulong pa rin po tayo sa pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Gusto nyo ba ng pagkain pong hindi mamantika, yung sariwa, nakakabusog at higit sa lahat, sabi nga po nila, ay yung healthy. Panoorin nyo kung paanong inihahanda ang fresh lumpia sa atin pong Cook It Right. Good morning, Kuya Rice and Shine, mga kasambahay! Ang fresh natin ngayon, ha? Siyempre, Rice and Shine at good morning natin eh. Pansin ko lang parang inspired ka. Inspired? Inspired ako magluto, Uncle. Ano bang lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin natin ngayon ay fresh lumpia. Lumpia? Pero fresh! Fresh. Ano ba ang kaibahan ng fresh lumpia sa ibang lumpia? Ang fresh lumpia ay less in oil at nare-retain ng mga nutrients. At dahil maraming gulay, rich in protein and fiber. Maganda pala ito sa mga may diabetes at saka sa gustong pumayat. Tara, magluto na ta. Let's cook it right! Ito ang ating mga ingredients. Para sa palaman ng lumpia, kailangan natin ng giniling na manok, singkamas, repolyo, patatas, kamote, carrots, bagyu beans, patis, paminta, sibuyas, bawang, mantika, asin. At para sa ating lumpia wrapper, kailangan natin ng itlog, harina, mantika, tubig. Para sa sauce, kailangan natin ng brown sugar, toyo,
tubig, bawang, cornstarch. Para sa ating garnish, kailangan natin ng lettuce at peanuts. Ang una nating gagawin ay gisahin natin ang bawang at ang sibuyas. Isunod natin ang giniling na manok. Takpan at hintayin maluto ang manok. Then ilagay na natin ang paminta at haluin. I-add na natin ang patatas, carrots at kamote. Unahin lang natin to kasi ito yung medyo matagal maluto. Lagyan lang natin ng konting patis at takpan. Pwede na nating isunod ang ibang gulay. Maglagay lang tayo ng konting tubig. Lastly, ay ilagay na natin ang repolyo. Haluin. At pagluto na, ay set aside lang natin. Ngayon naman ay gagawa tayo ng sauce. Lagay lang natin ang tubig, tsaka pakuluan. Ayan, kumulo na! Sunod natin ang bawang, sugar at toyo. Pwede na natin ilagay ang cornstarch. Haluin lang natin hanggang sa lumapot ang sauce. At para naman sa ating wrapper, ay i-mix lang natin ang ating mga ingredients. Unahin natin yung itlog, tubig at yung mantika. Tapos isunod natin yung harina. Grease the pan. Punasan natin gamit ang kitchen towel. Pag mainit na yung kawali, ilagay na natin yung mixture. Ayan, luto na yung ating fresh lumpia na puno-puno ng gulay. Ayan, at ang regular na pagkonsumo ng gulay ay nakatutulong upang lumakas ang ating mga katawan. Tara, tikman na natin. Sige. Huwag natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Ang fresh ko. Good morning po sa ating mga virtual audience, ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI na kasama natin ngayon dyan sa Camarines Norte Chapter, Brother Aldrin, Brother Noel, Brother Ruel, Brother Ronald, Brother Melchor, Brother Bon, Sister Abel, Sister Lourdes, Sister Rona, Sister Shirley, Brother Mark, Brother Cyrus, Sister Lyne, Sister Mary Gray, Sister Lori, Brother Ernesto at ang Soto family. Kumusta po kayo dyan? Alam nyo ba na ang Biblia ang best-selling book of all times? At dahil po sa dami ng naniniwala sa Biblia, mayroon din naman siyempre na kumakalaban o gustong sirain ang kredibilidad nito. Kagaya na lamang sa mga kumukwestiyon sa hugis ng mundo. Pero kahit ano ang gawin nila, ay nananatiling totoo pa rin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mapasyensya o anumang larangan, at isa po ito sa magpapatunay how authentic the Bible is.
panahon, marami ang natatakot maglayag sa karagatan. Ang alalahanin ng mga manlalakbay ay baka sila mahulog sa dulo ng mundo. Naniniwala kasi ang karamihan noon na ang mundo ay patag. Ayon sa Hindu mythology, ang mundo ay nakapatong sa apat na elepante sa ibabaw ng isang pagong. Ayon naman sa mga Egyptians, ang mundo ay isang itlog na binabantayan ng buwan. Habang ang mga Romano naman ay naniniwala na ang mundo ay flat at may hangganan. Pero pinabulaanan niya ng maglayag si Ferdinand Magellan noong 1519. Mula sa bansang Espanya, nagtungo si Magellan pakanluran sa paghahanap ng mga pampalasa at mamahaling bato sa ibang lupain. At matapos ang ilang taon mula sa kanluran, ay nakarating si Magellan sa Silangan sa Pilipinas na kung saan sinawing mamatay ang manlalakbay. At nakabalik muli sa Espanya noong September 1522 ang kanyang mga kasamahan na hindi bumabalik sa kanilang unang ruta. Dito napatunayan ng mga tao noon na ang mundo ay bilog nang sila ay mag-circumnavigate mula kanluran pa Silangan. Pero sa matagal na panahon, walang nakakakita ng aktual sa itsura ng mundo. Ngunit noong December 7, 1972, nakunan sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang kabuuan ang mundo. Si Harrison Schmitt na isang scientist astronaut na kabilang sa Apollo 17 ang kumuha ng litrato. Makikita na ang mundo ay bilog at kulay asul, kung kaya tinawag na blue marble ang naturang larawan. Pero alam ba ninyo, wala pa ang lahat ng mga litrato na yan at hindi pa naglalakbay si Magellan. Sinabi na sa Biblia na ang mundo ay bilog. Malinaw na nakasulat sa Isaiah 40 verse 22, "It is He who sits above the circle of the earth." Ibig sabihin, noon pa man ay alam na ng mga naniniwala sa banal na kasulatan na ang mundo ay bilog. Sinabi rin sa aklat ni Job na ang daigdig ay nakabitin sa kawalan. Pinapawalang katotohanan nito ang paniniwalang nakapatong sa apat na elepante at malaking pagong ang mundo. "He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing." Makikitang malinaw sa litrato na kuha mula sa kalawakan na ang mundo ay lumulutang sa kawalan. Ang lahat ng ito ay sinasabi na sa Biblia noon pang unang panahon at ngayon lamang napatunayan ng siyensya. And this simply proves how authentic the Bible is. Ganyaya po kami sa inyo. Paki-like, share, and subscribe ang atin pong social media account, MZGI Channel. Sa ilalim po niyan ay may iba't ibang mga channels din po kayo na maaaring mapanood at iba't ibang mga pagtalakay tungkol sa iba't ibang issue ng buhay at mga katwirang sinasabi ng banal na kasulatan. Kasabay po nito ang amin din pag-aanyaya sa darating po na November 28 kung loloobin ng Panginoon. Tayo naman po ay mayroong isa sa gawang mass indoctrination. Muli pong magpapasimula ang MCGI mass indoctrination kung loloobin ng Diyos November 28, araw ng Lunes, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. At maaari niyo po yung mapanood sa iba't ibang mga lingwahe, yung mga nasa iba't ibang panig ng daigdig na nagbabasa ng ating mga subtitles at nakikinig ng ating mga translations. Meron po tayong 20 international languages kung saan ang ating pong ginagawang mass indoctrination ay maaaring mapakinggan. At mayroon din naman po tayo na 8 na local languages na kung saan ay maaari po ninyong mapanood, mapakinggan ang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit tayo po ay nakakagawa ng pagkakamali o sabihin natin kasalanan? Ano? Nakakaramdam tayo na para tayong, sabi nga, ay yung guilty feeling, ano? Nakukonsensya tayo. Bakit ito natin nararamdaman? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. Lagot na. Hindi ka ba makatulog dahil nakokonsensya ka? Pero bakit nga ba tayo nakokonsensya kapag nakakagawa tayo ng kasalanan? Ang guilty conscience ay ang pakiramdam na nakokonsensya ka o nakakaramdam ng guilt dahil sa nagawang mali. Ang guilt ay isa sa self-conscious emotions.
Ito ang mga emosyon na apektado ng ating pananaw sa ating sarili at pananaw sa atin ng ibang tao. Gumagana ang amygdala at insula kapag nakakaramdam tayo ng konsensya. Ito ang mga bahagi ng ating utak na kaugnay ng ating mga emosyon. Kapag nakukonsensya tayo, tumataas ang level ng cortisol o ang stress hormone. Ito ang dahilan kaya kapag nakukonsensya, ay stressed at hindi makatulog. Ilan sa mga benepisyo kapag nakukonsensya tayo ay ang pagiging mas maingat sa pakikisama sa iba, pag-iingat sa kung ano ang tama at mali, at ang pagiging mapagpakumbaba. Kaya kung makukonsensya tayo kapag nakakagawa ng mali, ito ay isang paraan para mapabuti ang ating sarili. Now you know! Sinasabi pong isang bagay ng banal na kasulatan nasa 2 at 4 ng Roma, isang bagay na atin pong bigyan ng pansin. Hinahamak mo ba ang wika ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Alamin po natin na ang tao ay ginawa ng Diyos na mabuti. Nasa 7 at 29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. At dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay inaakay niya na magsisi. Kaya nga sinasabi po ni Pedro na ang Diyos ay hindi mapagpaliban, kagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba sa 3 at 9 ng kanyang sulat ay sinasabi niya, ang Diyos ay mapagpahinuhod sa inyo. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Isang bagay po na ipinakikilala sa atin ng damdamin na nararamdaman natin, inaakay tayo ng Panginoon sa pagsisisi upang huwag tayong magpakalulong sa maraming mga kasamaan. Lamang ay mayroong mga tao na hindi na pinakikinggan yung pong pag-akay ng Diyos sa kanila. Na kung tayo nakakagawa ng pagkakamali ay magbago tayo at bumalikwas at nang tayo ay hindi mapahamak sapagkat yun ang ibig ng Diyos na tayo ay magsipagsisi sa ating mga pagkakamali. At yan po ay isa sa aming ipinag-aanyaya sa inyo. Maaari ninyo mapakinggan ang iba't ibang mga pagtalakay sa iba't ibang mga issue ng buhay sa atin pong MCGI channel. Meron po tayong iba't ibang mga video uploads na ating mapapakinabangan para tayo ay magabayan sa ating mga pamumuhay sa araw-araw na maiayon sa mga sinasabi ng banal na kasulatan at sa kalooban ng Panginoon ang atin pong mga paggawa. Karamihan po sa atin, 8 oras na nasa trabaho araw-araw. Mas matagal nga natin nakakasama kung minsan yung ating mga katrabaho. No? Kaya dapat alam din natin paano tayong nakikisama sa ating kapwa. Narito po ang ilan sa mga tips paano ba maging laging handa sa paggawa ng mabuti sa atin pong mga katrabaho, mga kaopisina, mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Panoorin natin sa ating You Can Do It. Bahagi ng ating pagiging mabuting empleyado o manggagawa ay ang paggawa ng mabuti sa trabaho. At bagaman sa madalas na pagkakataon ay abala tayo sa ating mga task at work, hindi ito dahilan upang ating ipagpaliban o palagpasin ang pagkakataon to do good works. Pero paano kaya tayo makakagawa ng mabuti habang tayo ay nasa trabaho? Ang pangunahing mabuting magagawa natin sa trabaho ay ang gawin natin ang the best sa ating tasks at work. May nakakakita man o wala, sikapin nating magawa ng maayos ang ating trabaho. Ito'y makatutulong sa pag-asenso ng kumpanya na nag-hire sa atin. Siyempre, hindi lang naman tayo nag-iisa sa trabaho. Whether physical or virtual work, mayroon tayong mga kasalamuha sa ating hanap buhay.
At hindi rin lingid sa ating kaalaman na bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya ang mabuting pakikisama at pagkakaroon ng konsiderasyon ay napakalaking tulong ng magagawa natin sa ating katrabaho, mas mataas o mas mababa man ang ranggo natin sa kanila. Sakaling may problema na ma-encounter sa trabaho, sa halip na magreklamo o makipag-away, unahan na natin ng pang-unawa at mahinahong pakikipag-usap upang tayo ay magkaroon ng mabuting relasyon sa ating mga katrabaho. Maging observant tayo sa ating workplace upang ating makita kung saan o kanino tayo maaaring makatulong. Sa pamamagitan ng pagmamasid, makikita natin kung sino sa ating mga kasama ang nangangailangan ng tulong, especially sa mga kasama natin na bago at mahihiyaing humingi ng tulong. At syempre, hindi natatapos sa pagmamasid lang. Dapat ay maging ready tayo to take action para masuportahan natin sila. Alam nyo ba, mga kasangbahay, na ang paggawa ng mabuti ay contagious o nakakahawa sa iba? Ayon sa mga pag-aaral, kapag ang isang tao ay nakakita ng gawang mabuti ng iba, siya mismo ay nauudyukan din na gumawa ng mabuti. Kaya kung magiging huwaran tayo sa paggawa ng mabuti, maaari tayong tularan ng ating mga katrabaho at sa ganitong paraan ay magmumultiply ang good deeds sa ating workplace. Mga kasangbahay, easy lang, di ba? Samantalang tayo'y may pagkakataon, nasa trabaho man o kahit sa ibang lugar, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat upang tayo ay magkaroon ng peaceful at harmonious relationship sa kanino mang ating makakasalamuha sa buhay. You can do it! At kagaya nga po ng sinasabi ng banal na kasulatan sa 1:11 ng ikatlong Juan, tularan natin yung mabuti, sabi doon sa Biblia. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Atin pong binabati ang ilan sa ating mga kapatid na kasama natin ngayon sa Camarines Norte, ang ilan po sa mga members ng Church of God International, sina Brother Mario, Brother Roland, Brother Vic, Brother Christian, Brother Joe, Brother Art, Brother Abed, Brother Obey, Brother Smith, Brother Tino, Sister Lori, mga local deacons and officers po ng Camarines Norte, ang ating mga kasama po sa UNTV News and Rescue, ang MCGI Choral and Teatro, ang MCGI Youth and Kids. Kumusta po kayo? Pagbati sa inyo. At ilan naman po sa kanila ay makasama natin sa labas upang tayo po ay muling umabot sa ating mga kapwa-tao. Naroon naman po si Brother Joshua Antonio sa Camarines Norte kasama ang ilan nating mga kapatid upang tayo po ay sama-sama naman na umabot sa mga kapwa natin na nangangailangan. Brother Joshua, magandang umaga sa inyo. Good morning dyan sa Camarines Norte. Rise and shine. Yes po, kuya. Magandang umaga po at rise and shine. Kasama po natin ang mga kapatid po natin dito sa bahagi po ng Labo dito po sa Camarines Norte. Sa awat tulong po ng Diyos, kuya, ay tuloy-tuloy po sa pag-abot sa ating mga kababayan. At syempre, palagi po natin kasama po dyan ang mga kapatid po natin sa MCGI. At makakausap po natin ngayon, kuya, si Aling Cheryl. Isa po siyang Katoliko. Siya po, kuya, ay nagtitinda po ng iba't ibang mga klase po ng gulay. Doon po may mga kamatis, may mga kalamansi, luya, at mga kangkong. At sa kanyang pagtitinda po, kuya, ay kasama po niya yung kanyang mga anak. Si Aling Cheryl po, kuya, ay may sakit. Unang na-diagnose po na cancer po sa buto nung nagpatingin po siya sa doktor noong taon 2020. Tinanong po natin kung nagpa-check up po sa ulit tayo po sa kanya ay hindi na po siya nakabalik sa mga doktor, sa mga hospital dahil ayaw po niyang pagpatingin. At isa na rin po dyan ay wala po silang pera para pambayad po sa mga hospital. At narito na po, kuya, upang inyong makausap si Aling Cheryl. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, kuya. Good morning po, Aling Cheryl, ano?
Una po sa lahat, kami ay nagpapasalamat na binigyan nyo kami ng pagkakataon at humingi ng paumanhin. Kami po ay aming maabalang sanglit. Ano? At kami po ay ang members ng Church of God International o ang MCGI. Ibig sana namin po sa maliit na paraan ay makarating sa inyo ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng aming samahan. Ano? At ibig po namin kahit paano ay makatulong sa inyo maging maliit na kasangkapang makarating sa inyo ang lingap ng Panginoon. Una po, kung pahihintulutan ninyo, no, tulungan namin kayo na maipa-check up, Brother Joshua. No? Siguro tulungan natin sila na makapagpa-check up at malaman natin din yung kanilang kalagayan at ano ang maaaring mga gamot na pwede nating maibigay sa kanila. No? Para mas maging maalwa naman po yung inyong mga paggawa sa araw-araw. Kasabay po nito, ay meron po kaming kaunting nakayanan na iabot sa inyo dyan para mayroon kayong pangpuhunan. Ano? Meron po tayong ibibigay sa inyo na 5,000 pisong cash para po magamit ninyo, mapaikot po ninyo sa inyo pong pagtitinda kasama po yung inyong mga anak. Kung ano man po yung inyong maaari po na mapagkakitaan para sa araw-araw ay mayroon po kayong magamit din sa inyong mga pangangailangan. Ayan po ay hatid sa inyo ng MCGI o ng members ng Church of God International. At meron po tayong ilang grocery items dyan na ipagkakaloob sa inyo kasama po noong mga alcohol, face mask, magamit nyo din po pagka kayo'y lumalabas. At meron po tayong kopya ng Biblia dyan. Sana basahin po ninyo at higit sa lahat po nating maging gabay ay yung salita ng Diyos. Huwag lamang tayong makakalimot palagi na manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Kami po ay mayroon din pong mga coordinating centers dyan sa inyong lugar sa Camarines Norte. Kung meron po kaming maipagsisilbi sa inyo, maaari po kayong kumatok sa atin pong mga coordinating centers at sa tulong at awa ng Panginoon kung ano pong aming maliit na magagawa ay inyo pong pagdamutan. At ganun din po, meron po tayong ibibigay po namin sa inyo dyan yung ating contact number para sa ating digital clinic. Kung sakali po na meron kayong ibig na ikonsulta sa mga doktor, libre lang naman po yan, maaari po ninyong matawagan yang ating hotline, ang ating digital clinic hotline. Para po kayo ay magabayan sa inyo pong mga karamdaman. At ganun din po, kami ay tulong po sa inyo para kayo ay maipa-check up. At nandyan po yung ating mga kasamahan na tutulong po ating mga kapatid dyan sa inyo para kayo po ay mapatignan sa Dr. Aling Cheryl. Okay po ba yun, Aling Cheryl? Opo, opo. Okay po, Kuya. Salamat po. Sige po. Salamat po. Salamat sa Panginoon. At meron na din po kaming food pack dyan, ano, para po mapang-almusal ninyo at ng inyong mga anak. May pasalubong na din po ninyo. Salamat po sa mabuting pagkakataon at kami po ay makaabot sa inyo sa isang maliit na kaparaanan. At kami po ay patuloy naman na magsisikap sa tulong ng Diyos kung paano man po kami maaaring makatulong pa din sa inyo. Yes, Brother Joshua? So, salamat po sa Diyos. Kuya, sa mga ganitong pagkakataon, dito po talaga natin masasabi sa awat tulong po niya, yung pong lingap at pagmamahal ay naiparamdam po natin sa pamilya po ni Aling Cheryl. Sa kabila po ng kanyang karamdaman, Kuya, ay nagtataguyod pa rin, naghahanap buhay, alang-alang po upang kahit papaano yung pong pangailangan ng kanyang mga anak ay maibigay. At syempre, sa tulong po ng Diyos, tuloy-tuloy po ang pag-abot sa ating mga kababayan. Palagi po natin kasama ang mga kapatid po natin sa Members Church of God International o MCGI, saan man po dako tayo na pupunta. At lobby po ng Diyos, tuloy-tuloy pa po tayo mga kapatid, because MCGI cares! MCGI shines! We love you, Kuya Tengteng! At one happy Sabbath anniversary! To God be the glory! Woo!
po sa inyo, Kuya. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Salamat sa Diyos at pakisuyo na sa inyo, Brother Joshua, dyan. Ano? Pati na yung mga anak ni Ali Cheryl ay mapatignan din natin kung sakaling meron silang karamdaman, ma-check up ng mga doktor at sila ay matulungan natin sa kanilang mga gamot. Salamat po sa lahat nating mga kapatid dyan. Pagbati sa inyo ng pag-ibig at kapayapaan yung mga nakasama natin dyan sa Camarines Norte. Kasama din po ng mga nasa virtual audience natin, ating mga kapatid sa Bicol Division, yung mga officers po natin dyan, yung mga servants natin po dyan, sina Brother Danny Navales and family, Brother Roland Antonio and family, si Brother Marlon Nigana, Brother JR, Brother Ares Manansala, Brother Elmer Bonus, Brother Marvic Valle, Brother Fernando Hirang, Brother Joven Manzarate, Sister Mirna Mancenido, Brother Robert, Sister Lita, Sister Anne, Sis Isang, Brother Darwin, Brother Chris, Brother James, sa inyo pong lahat, magandang umaga. Salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa sa pagkakaloob sa ating mga kapwa-tao at sa atin pong pagtulong at pagtatanggapang mga magkakapatid sa atin po namang paglingap din sa ating mga kapwa-tao. Samahan at gabayan kayo ng Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. At panoorin naman natin ang pagsisikap ng isa nating kababayan na nagtiyaga na magbenta ng banana queue sa puhunan pong 500 piso para ipangtawid sa kanyang pamilya. Kahit na mahirap, huwag susuko, laban lang. Si Laura Acebron, nakatira dito sa Dasma. Ako po ay 56 years old. Dati po ako nagtatrabaho sa electronics company. Tapos po, kalaunan po nagsara yung kumpanya. Parehas po kaming mag-asawa, walang trabaho. Tapos po, naisipan ko pong magtinda-tinda ng banana queue. Nagsimula po kami noon, may hawak po akong noon na 500. Pinaikot-ikot ko na po yun, tas hanggang sa pag may kita, nakakapila ako ng pagbili ng ulam, ganun po. Sa una po, hindi pa ganong kilala. Siguro minsan nakaka-10 piraso lang akong banana kayo noon. Pagising ko po sa umaga, ayan po, nagdadasal na ako, tapos pupunta na sa palengke para kumuha ng kalakal na sa mga suki ko. Titinda ng mga saging, doon pupuntahan ko na po yun. Tapos pag-uwi ko dito, mag-prepare na ako ng mga gagamitin kong sa pagtitinda. Yun lang sa pang-araw-araw kong buhay. Kasi po nung una, bali bumibenta ako ng 700. Sa araw-araw po yung ganyan, 500 to 700. Tapos nakakakuha na po ng may pambili na ng pagkain, ng ulam, ganun, bigas. Noong pandemic po, talagang matumal, walang talaga nabili, walang mga taong naglalabasan. Ano po, nasa bahay na lang ako noong nagtindi. Sa harap na lang ng bahay namin. Talagang ikaw mismo ang gagawa ng paraan para kumita ka. Kaya ang ginawa ko na lang po, naglako-lako na lang ako ngayon. Nabit-bit ko yung basket ko. Pinupuntahan ko yung mga suki ko po na umu-order ng banana ko yung matagal bago maubos. Tapos yung po kahit na nakakahiya, talagang pinilit kong magsumikap na maglako. Kahit naglalakad ako sa daan, minsan tumisigaw pa nga ako ng banana ko yung dahil talagang hindi ko naman talaga pinangarap na maging magtinda ng ganito yung sa kalye. Ito po yung kasi yung pinakamadali Yung iba, nahihirapan daw sila magluto. Pero sa akin naman, talaga masaya ako sa pagluluto ko ng banana. Tsaka nakakuha rin ako ng sa mga tao na inspirasyon na masarap daw yung paggawa ko ng banana. Hindi katulad sa iba. Nag-uumpisa po ako magluto, alauna, media. Tapos po, pagdating ng 2:30, bumababa na po ako noon. Naglalako na po ako. Pumupunta na po ako sa mga suki ko. Hanggang sa kalauna, nakilala rin siya.
Hanggang sa pagdating ng alauna, marami nang nagahanap ng merienda. Opo, okay naman po kasi mga gamit namin sa bahay, naipundar ko din po doon. Naibibigay ko din yung pangangailangan ng anak ko, yung sa mga project-project niya sa school, nakuha ko din po doon. Tsaka nakakakuha din ako ng pambaon-baon ng anak ko sa araw-araw. Hanggang sa nakatapos siya ng high school. Ang pinangahawakan ko po ang salita ng Diyos na talagang sa pagising mo pa lang sa umaga, magdadasal ka na pagpalaing tayo ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay, lalo na sa pagtitinda ko din po. Pinag-pray ko po yun sa Diyos na maubos yung paninda ko. Kaya po salamat sa Diyos sa biyayang binibigay niya sa akin. Saka sa lakas dahil talaga nagsisikap ako para mairaos ko yung pamilya ko. Ang maipapayo ko po sa buhay na ito talagang laban lang. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos pa pang araw-araw nating buhay. Talagang magsikap lang tayo, hindi niya tayo pababayaan. Kaya huwag tayong susuko, laban lang. Madalas po ay nadidinig natin na oy, huwag ka magagalit dun sa tao na gumagawa ng masama. Kagalitan mo yung gawa niyang masama. Ano ba ang masasabi ng ating mga kababayan dito, no? Tignan natin ano po at pakinggan din natin kung ano ang katwirang sinasabi ng banal na kasulatan. Posibleng kapuotan is yung taong gumawa ng masama. Yung dapat na kinapuputan, yung gawa ng masama. Yung taong masama. Sa opinion ko, para sa akin, pareho lang niyang kahulugan na yan. Kasi likas na nilang gawa yan. Siguro, posibleng kapuotan is yung taong gumawa ng masama. Dahil naniniwala ako na lahat ng tao may choice kung ano ang dapat gawin nila. Masama ba ito o mabuti? So, para sa akin, ang pwede mong kapuotan is yung taong piniling gumawa ng masama. Yung dapat na kinapupuotan, yung gawa ng masama. Pero yung gumagawa ng masama, hindi natin maano yung tao na yun kasi siguro depende sa mayroong gumawa sa kanyang masama. Kaya nagsasalita siya ng, naggumawa siya ng masama. Parang kapit sa patalim siya, kaya nagsalita siya ng masama. Gumawa siya ng masama. Yung taong masama. Natural na sa kanya yon. Kumbaga yun na yung pinakaugali niya. Yun na yung pinakaugali niya. Kasi yan na yung nilakihan niya. Yung pagkamasamang tao niya. Sa opinion ko, para sa akin, pareho lang niyang kahulugan na yan. Kasi yung kapuotan na gumawa ng masama at yung taong gumawa ng masama, meron taong gumagawa ng masama with the reasonable kaya niya nagawa yung masama. Okay yun. Pero meron namang dapat kapuotan na ginawa niyang masama na mga mali na di dapat gawin, yun ang dapat na kapuotan. Bakit kamo? Dahil sa generation. Kasi nung araw, nung kapanahon ng ko, talagang ang tao nun disiplinado. Pero ngayon, ibang panahon. Yung gawang masama na. Kasi likas na nilang gawa niya. Gagawa, hindi yan mga taong hindi gagawa ng mabuti na. Yung taong gumawa ng masama. Eh, siyempre,
masama eh. Siyempre, ang kasamaan, hindi pa pwedeng gawin na kung sino-sino lang. Sabi ng Diyos, huwag kang gumawa ng masama. Doon sa nagawa niyang masama, kasi kung talagang kilala ko yung tao na yun at alam ko naman talaga na may mabuti siyang kalooban, kumbaga by force or case-to-case basis, hindi natin masasabi, kaya siguro siya nakagawa ng ganun. Anger management. Ito ay isang paraan para maiwasan o makontrol ang galit. Madalas nating naririnig na huwag ka magalit sa tao, kundi sa masamang ginawa niya. Pero ayon sa Biblia, alin ba ang dapat kapuotan? Ang gawang masama o ang taong gumawa ng masama? Yung tao, kuminsan, hindi naman siya ang gumagawa. Ang gumagawa, mga demonyo, si Satanas, yung mga demonyo, masasamang espiritu, na kuminsan umiimpluwensya sa tao. Pagka doon ka napuot sa gawang masama, ang kinapupuotan mo ron yung diablo at saka yung mga demonyo. Pagka napuot ka dun sa tao, lumalabas, napupuot ka sa gumawa sa tao. Ang Diyos yun. No? Kaya ang dapat nakapuotan mo, wag yung tao, kundi yung ginawa niyang masama. Kasi yung ginawa niyang masama, galing yun sa udyok ng diablo at ng mga demonyo. Kaya nakakagawa ang tao ng masama kung minsan at sa madalas na pagkakataon, tinutukso siya ng diablo para gumawa siya ng masama. Eh kung gumawa siya ng masama ngayon, nagtagumpay yung diablo sa kanya, na overpower siya ng diablo. Eh ngayon, kung ikaw naman, magagalit ka dun sa tao dahil dun sa ginawa niya, na overpower na nga siya ng diablo, eh kinapuotan mo pa siya, kawawa naman siya. Kaya ang Diyos, ang sabi ng Diyos, ano, huwag kang mapupuot sa iyong kaaway. Iibigin mo ang iyong kaaway. Ang sabi niya, pag nagutom siya, pakainin mo. Pag nauhaw siya, painumin mo. Ang kapuotan mo, yung gawang masama, hindi yung nakagawa ng masama. Kasi kuminsan, miski tatay mo nakakagawa ng masama, nanay mo nakakagawa ng masama, asawa mo maaaring makagawa ng masama, eh pag kinapuotan mo na yung nanay mo, tatay mo, dahil gumawa ng masama, tapos na ang mundo nila sa'yo. Pero kung nakapuotan mo ay yung masama, hindi yung gumawa ng masama, may pag-asa pa kasi yung nakagawa ng masama na bumuti pa. 12 ng Roma, Sis Luz. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kapuotan ninyo ang masama. Yun ang kapupuotan natin, yung masama. Hindi yung nakagawa ng masama. Kasi minsan may nakakagawa ng masama pero hindi naman sinasadya. Merong nakakagawa ng masama, hindi niya alam masama na pala yung ginagawa niya. Bunga ng kamangmangan. May nakakagawa ng masama dahil nabigla. Bawa, nabigla siya, nakita niya yung kanyang anak, eh, minamaltrato o inaapi, maaaring yung nakakitang tatay, eh, baka makapatay pa yun eh. Eh, nakagawa ng masama, hindi sinasadya, nadala ng damdamin bilang tao, bilang ama. Kaya ang utos ng Diyos maliwanag, ang kapupuotan mo yung masamang gawa. Pero yung gumawa ng masama, eh, iibigin mo pa yun eh, para huwag siyang gumawa na patuloy ng masama, bibigyan mo siya ng suporta. Atin pong i-like, i-share, subscribe ang atin pong MCGI channel. Pwede po ninyo mapanood ang iba't ibang mga pagtalakay, iba't ibang mga issue ng buhay na dyan po ay atin namang tinitignan ang mga angulo at perspektibo
na sinasabi po ng banal na kasulatan. At ganun din, kami po ay nag-aanyaya sa inyo, ang Members ng Church of God International o ang MCGI, sa atin pong nananapit na mass indoctrination. Yan po ay pag-aaral naman ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesus. Sa November 28, yan po ay alas 7 ng gabi, kung loloobin ng Panginoon, Philippine Standard Time. Kahit saan siguro makakakita tayo po ng mga tao na namumulot ng basura para kumita lamang kahit paano ng maliit na halaga. Isang social experiment po ang ating namang ginawa. Isang matanda na kasama ng kanyang apo ang nanghihingi ng mga karton at mga plastic bottles para meron silang maipangtawid sa kanilang araw-araw na buhay. At panoorin natin ang mga reactions ng atin pong mga kapwa-tao. Pwede po makahingi ng dyaryo, puti, at saka ano po, pangbinta namin, pambili na namin pagkain. Ano bang medyo nga dili makata kung na'y manghingi? Gusto na ako, Lola. Ha? Gusto na ako. Kagabi pa tayo hindi nakakain. Kung po, ma'am, pwede po magtulong po. So, mayroon po kayong dyaryo at puti po. Nagutom na po ako. Mamaya na po, kaya wala pa tayong binta. Ano naman inyo ha? Maka mayroon po kayong butil dyaryo po, para binta po namin po. Butilya? Buwasa ko yung butilya. Magandang hapon po, ma'am. Baka mayroon po kayong bote at dyaryo. Ay, bote at dyaryo. Oh, hihihit kami. Para... Ano kaming bote at dyaryo? Ano pa tayo? Mamaya na po. Dyaryo o pagkain? Mamaya na po, kaya wala pa tayong binta. Ayun na lang. Dapat inuugali talaga natin ang pagtulong sa kapwa kasi siyempre lahat tayo Pilipino. Importante talaga 'yan kasi sa panahon ngayon kailangan natin magtutulungan. Halimbawa, hindi natin alam sa darating na panahon tayo na naman magkaganyan. Sana nga may tutulong sa atin na katulad sa atin na tumulong din. Ganun. Talaga, magaan talaga sa pagiramdam pag tumulong ka. O, kahit ito lang kapalit. Sana po, ma-feel po nyo yung pag tumulong kayo, magaan sa pagiramdam ang tumulong sa kapwa. Ngayong hapon po. Mamaya na nakay, ano, wala pa tayong binta. Ano may inyo ha? Baka mayroon po kayong botilyaryo po, para binta po namin po. Botilya? Buwasa ko yung botilya. Nayo? Ay, botilyaryo lang po amin, tubig na lang po. Sige. Dawata, day. Pambili ninyo, pambili sa pagkain. Pambili pagkain. Salamat po. Salamat sa Diyos. Siyempre, importante. Ang makatulong ka sa kapwa mong tao, sama ng bata o tigula, matanda o bata. Importante yung makatulong ka. Dapat inugali ang pagtulong, pagtabang sa mga tao. Nga dapat tabanganan. Bisan konti lang ikatulong mo sa ibang tao. Konti nga. May awa ang Diyos. Diyos na ang bahala. Siya na ang bahala. Ano nagpipili siya every time ito ba? Lipay, happy.
po, makatulong ka sa kapwang tao. Gutom na ako, Lola. Ha? Gutom na ako. Kagabi pa tayo hindi nakakain. Wala pa kayong kain? Hindi po. Hindi pa nga. Nakakain sa anak. Kami nakakain. Pambili natin ng pagkain. Pagkain? Pwede pagkain na lang ako. Hindi na. Pambili natin ng pagkain. Ay, sige na lang. Para naman. Ha? Pambili natin ng pagkain. Sarado mo kayo. Salamat. Kung makakita kayo ng mga taong pulubi, kahit humihingi silang tulong, kahit walang kapalit, bigyan nyo sana sila kasi hindi lahat ng tao ay may kapareho sa ating buhay. Every time na tumutulong ako, ako ay masaya. At sana ma-feel nyong lahat na kahit walang kapalit, tumulong pa rin kayo. Medyo nga, dili makakata ko na yung maging... Medyo... Benta. Singkura akong mga taga. Gandang araw po, Tay. Salamat po. Walang Wala po kayong dyaryo, Nay. Ma'am. Pwede po. Ay, gutom na po. Magtulong po. Ay. Mayroon po kayong dyaryo at puti po. Ay, gutom na po ako. Mamaya na po kayo. Wala pa tayong binta. Para magbinta, ma'am. Kahit ano po, ma'am. Bote? Kahit ano pong bote at dyaryo po. Mga plastic na, Pwede po. Tapos isod na nanay? Pwede po. Oh, baby na po. Andun, naawa kasi ako sa kanila. Parang nagugutom pa yung bata. Hawak-hawak pa niya yung tiyan niya. Sabi ko sa kanya, sa kasama ko, eh, bigyan mo na lang ng pagkain. Madami tayong pagkain dito. So, yun. Binigyan ko. Eh, gutom na ako. Para magtubahin ko yan mo. It's a act po kasi ng showing love. And, di ba, sabi nga nila, love can make the world go round. So, if you have so much love on yourself, on your family, then it's a way of sharing love to others na din. Dapat inuugali natin ang pagtulong kasi tayo nga mismo sa sarili natin, nag-i-expect tayo ng tulong sa iba. So, paano tayo bibigyan ng tulong kung hindi din tayo tutulong sa iba? Naniniwala ako sa Diyos. It's because sino yung nagtatouch sa ating lives, kundi siya lang naman. Well, everybody should help one another. It's because it's a way of sharing your blessings and giving it back to others kung ano yung ini-bless ni Lord sa'yo. It's a fulfilling na parang nakatulong ka without, di ba, without asking anything in return. Fulfilling siya. So, masarap at masaya sa feeling na nakatulong ka sa iba. Sana ma-feel din ninyo ang ganun kasi masarap sa feeling ang ganun, nakatulong ka. Kahit wala naman silang maibabalik sa'yo. At kung naniniwala din po tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan, ay huwag po tayong mag-alinlangan na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Dahil ang sabi ng 6 at 8 ng Efeso, yaman ang wikang napag-aalaman,
na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Kaya kung mabuti po ang ating gagawin, hindi ito magbubunga ng masama sa atin. Walang mabuting gawa na magbubunga ng masama. Dahil ang sabi ng Biblia, anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Sa pamamagitan po niyan, minsan pa tayo ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat din tayo muli sa ating mga kapatid na nakasama natin sa ating pong virtual audience, ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI Camarines Norte. Pagbati po sa inyong lahat na at sumubaybay at gumising ng maaga kasama yung mga nasa labas ng atin pong mga tahanan. Ayan, nakasama natin, umabot sa ating mga kapwa-tao dyan sa lugar ng Bicol sa Camarines Norte. Salamat po sa inyong pagsuporta at sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Muli po kami rin nag-aanyaya sa inyo sa November 28, alas 7 po ng gabi sa ating nalalapit na Mass Indoctrination, pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Nariyan po ang MCGI Digital Clinic Hotline. Pwede niyo po yung matawagan 24/7. Libre lamang naman po yan. Ang Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya, mapapanood niyo every Monday sa tulong at awa ng Panginoon, alas 6 po ng umaga. At ang ating servisyong bayanihan, Monday to Friday, alas 4 po naman ng hapon. Patuloy na pagsisilbi sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong relihiyon, political affiliation, kami po ay hindi nagtatangi. Kung kami ay mayroong munting magagawa sa tulong at awa ng Diyos, maging maliit na kasangkapan po na makarating sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Sa pamamagitan po niyan, on that note, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, iiwan namin sa inyo ngayong umaga ang isang awiting nagpapakita naman ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa rendition po ng awiting, Salamat sa Pagmamahal. Narito po si Sister Nika Jane Bueno sa ating On a Good Note. Minsan pa, salamat po sa Panginoon at sa lahat ng ating pong mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag po nating kalilimutan, keep on caring and keep on shining. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Good morning and rise and shine. Yung anak.
paglilingkod hanggang wakas. Tulungan mo na tuwing ay maging tapat. Ang masalaman sa iyo ngayon ay araw ng Lunes, November 21, 2022. Sa ulo ng ating mga tampok na balita ang ngayong umaga. Saudi Arabia government sasagutin na ang sahod ng nasa 10,000 overseas Filipino workers na nawala ng trabaho sa bansa dahil sa mga nagsarang kumpanya. U.S. President Kamala Harris nasa Pilipinas na para sa kanyang 3-day visit. Pangulong Bongbong Marcos Jr. walang nakikitang problema sa pagbisita ng U.S. official sa Palawan malapit sa West Philippine Sea. Metro Manila Mayors nagkasundo na ipatupad ang 5-year traffic plan sa National Capital Region sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa.
Mga bar examinee na nakakumpleto sa huling araw ng 2022 bar exam umabot sa 92%. UNTV Cup Season 9 magsisimula ng mamayang gabi. Mga koponan na lalahok ngayong season, kilanin. Una sa ating mga balita, nakabalik ng muli ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa dinaluhang pagtitipon kasama ang iba pang world leaders sa ginanap na Asia-Pacific Economic Cooperation na APEC Summit sa Bangkok, Thailand. Samantala, plano na ng pamahalaan ang pagpapatayo ng Philippine Overseas Labor Office sa Thailand para sa kapakanan ng ating mga kababayan doon. Narito ang report ni Kath Dumaraos. Naging mabunga ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos lamang na 29th Asia-Pacific Economic o APEC Summit na ginanap dito sa Bangkok, Thailand. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., marami sa mga issue na kinakaharap ngayon ng Pilipinas ay kapareho rin ang problema ng ibang bansa na binigang solusyon ng mga world leaders. Kagaya na lang ng problema sa climate change, supply chains, food supply, digitalization at women empowerment. Nagkaroon rin ng ilang bilateral meetings si PBBM kung saan nagkaroon siya ng mabungang pakikipag-usap kay French President Emmanuel Macron at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. There are new agreements that we are going to pursue to develop with Canada and with France, possibly. Samantala, magkakaroon na ng Philippine Overseas Labor Office sa Thailand. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito para maprotektahan ang karapatan ng mga overseas Filipino workers sa Thailand. Sa pamamagitan anya ng bagong labor office, ay magiging madali na sa mga kababayan natin sa Thailand na maiparating ang kanilang concern na may kinalaman sa kanilang hanap buhay. Ayon sa pinakahuling datos, mayroong 30,000 mga Pinoy dito sa Thailand na karamihan ay English teacher o nagtatrabaho sa hospitality industry. Kat Tumaraos, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang Saudi Arabia government na sasagutin ito ang hindi pa naibibigay na sahod ng 10,000 overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa construction companies doon. Tiniyak ng Pangulo na hindi na mauulit pa ang hindi pagbabayad sa mga manggagawang Pilipino dahil meron ng nakatalaga na insurance system. Alamin natin ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Aabot sa 2 bilyong riyal o mahigit sa 30 bilyong piso ang kabuuang babayaran ng gobyerno ng Saudi Arabia sa mga Pilipinong nawala ng trabaho noong 2015 hanggang 2016. Ayon kay Migrant Workers Department Secretary Susan Ople, nasa 10,000 overseas Filipino workers ang makikinabang dito na dating nagtatrabaho sa mga kumpanyang gaya ng Saudi Auger, MMG, Bin Laden Group at iba pang construction companies. Formal itong sinabi ni Saudi Arabia Crown Prince at Prime Minister Mohammed bin Salman Al Saud sa pakikipagpulong nito sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Thailand noong nakaraang Biyernes lamang. Ilang araw bagong APEC Summit ito na pagpasyahan ng gobyerno ng Saudi. Ito yung mga sahod na hindi nabayaran dahil nalugi yung mga iba't-ibang korporasyon na tinatrabahuhan ng mga Pilipino. Para matiyak na hindi na madedehado ang mga Pilipino, ay otomatikong bibigyan na ng insurance ang mga ito sa oras na makapagtrabaho sila sa Saudi. Sila mismo magbibigay ng insurance kung sakali man mangyari ulit yan, malugi yung korporasyon na tinatrabahuhan nila at hindi nila makuha kanilang sahod, yung insurance ang magbabayad. Ayon sa Pangulo, planong palawakin ng Saudi Arabia ang kanilang ekonomiya kaya't nangangailangan ito ng maraming banyagang empleyado. After the 1973 oil crisis, the building boom of Saudi Arabia was the one that instigated the new surge of OFWs. And he immediately stopped me and he said, that's not a building boom. The one that's coming is the building boom. That's nothing compared to what we're going to do. So we will need more workers. Ayon kay Secretary Susan Ople, pag-uusapan pa ng dalawang gobyerno ang mechanics sa perang ibibigay sa mga OFW.
Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Pilipinas na si U.S. Vice President Kamala Harris para sa kanyang 3-day visit. Inaasahan na magka-courtesy visit kay Pangulong Marcos Jr. si Vice President Harris ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang nakikitang problema sa planong pagbisita ng high-ranking U.S. official sa Palawan na malapit sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. Hindi dapat magkaroon ng panibagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pagbisita ni United States Vice President Kamala Harris sa Palawan, ang isla na pinakamalapit sa West Philippine Sea kung saan mayroong maritime dispute ang bansa sa China. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang nakikitang problema sa pagbisita doon ng U.S. Vice President. No, I don't see why they should. She is in the Philippines and she's visiting another part of the Philippines. And of course, it is the closest, our closest area to the South China Sea, but it's very clearly on Philippine territory, so I don't think it would cause problems. Noong November 16 sa sidelines ng APEC Summit sa Bangkok, Thailand, nagkaharap sa kauna-unahang pagkakataon sa isang bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, matapos ang pulong, walang tinukoy kung natalakay ang issue sa West Philippine Sea. Pero sa inilabas na pahayag mula sa Chinese Embassy, ayon sa Chinese Foreign Ministry, dapat magpatuloy ang friendly consultation ng Pilipinas at China sa issue sa South China Sea. Dagdag pa nito, kailangan din umanong magtulungan ng dalawa at i-reject o tanggihan ng unilateralism at acts of bullying. Tinanong naman ng media si Pangulong Marcos ukol sa naging pahayag na ito ng China. Well, I suppose maybe the term bullying is not exactly accurate, but I would characterize it as something different. I would say that as part of our foreign policy, and this is something again that I spoke to our other partners with, what we really should pursue is that we should make sure that we in the region are the ones who will decide the future of the region. Hindi tayo wag natin pabayaan na dinidiktahan tayo ng kahit sino. Maybe that's what the Chinese were referring to. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa Pangulo, dapat nang masolusyonan ng dalawang bansa ang kanilang sigalot dahil na rin sa nagiging epekto nito sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Nagbabalik si Nel Maribuho. Nalawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng end of war sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat nang itulak ng dalawang bansa ang diplomatic solutions upang matapos na ang kaguluhan. The war rather is unacceptable, and we ask all parties involved. And there were several speeches that I made. All of them included urging that peace be brought back to Ukraine and that the confrontation be brought to the diplomatic space. Nagbabala si PBBM na ang epekto ng giyera ay hindi lamang mararamdaman sa Russia at Ukraine, kundi maging sa ibang mga ekonomiya ng mundo. Because the effect is not solely upon Ukraine or Russia, I think it's very clear. And it was made even clearer here in APEC how the effects have been so far-reaching and profound. And to the detriment of many economies and the food supply of everyone in the world. Sa patuloy na Russia-Ukraine conflict, naramdaman ng Pilipinas ang biglaang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng produktong petrolyo. Sa declaration na inilabas ng Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders noong Sabado, karamihan sa miyembro nito ay mariing kinokondina ang giyera at binigyan din ito ay nagdudulot ng kahirapan sa mamamayan
at may epekto sa global economy. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Natapos na ang 2022 bar examinations kahapon at umabot sa halos 92% ang nakatapos sa huling araw ng exam. Samantala, plano namang isagawa ang susunod na bar exams sa September 2023. Narito ang report ni Dante Amento. Hello! 9,183 examinees ang nakatapos sa apat na araw na bar examinations sa iba't ibang local testing centers sa buong bansa. Ito ay 91.77% sa 10,006 na aplikante para sa pagsusulit ng mga naghahangad na maging mga abogado. Ang mga kumuha ng exams, bagamat hindi pa naman nila alam kung sila ay papasa, pero natuwa sila dahil natapos nila ang isa sa pinakamahirap na pagsusulit at malaki rin ang pasasalamat nila sa kanilang mga magulang at sumusuporta sa kanila. Dito sa bar na to, I took courage, took a leap of faith, saka pinaniniwalaan ko yung mga taong sumusuporta sa akin. So yun, sobrang humbling experience talaga nung bar yun. Unang-una, salamat po sa Panginoon kasi yung paghihirap niya, simula yan, elementary talagang naghirap yan sa kanyang pag-aaral. At salamat sa ngayon, salamat at natapos na yung kanyang paghirap. Ang iba di maiwasang maging emotional dahil natapos nila ang pagsusulit. Sobrang relieved ako ngayon kasi sobrang hirap. Hindi lang siya naghirap, yung puyat, lahat. From the start, nung first year law school hanggang sa ngayon. Mas mahirap kasi yung time na allotted to study, napakaliit. Tapos, on top of that, ang haba pa ng coverage. Ayun, mahirap. Pinasalamatan ni 2022 Bar Chairperson Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa ang mga nagpursige na matapos ang exams at gayon din ang kanyang mga staff. Nagsimula ang exams noong November 9, 13, 16 at 20. Samantala, itinalaga si Associate Justice Ramon Paul Hernando na chairperson para sa bar exam sa susunod na taon. Ayon sa Korte Suprema, gagawin ang bar exam sa September 2023 ng tatlong araw sa loob ng isang linggo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binabalangkas na ng Department of Education ang isang programa para matakpan ang sinasabing learning gaps ng mga Pilipinong estudyante pagdating sa math. Narito ang report ni Janice Enhente. Bilang tugon sa learning gap na dulot ng COVID-19 pandemic at magkaroon ng foundational competencies ang mga mag-aaral sa basic education sa bansa pagdating sa asignaturang matematika, bubuo ang Department of Education ng National Mathematics Program na naglalayong ipromote ang better numeracy at mathematics achievement sa mga paaralan, partikular sa elementary and secondary education. Sa inilabas na Memorandum Order No. 110 Series of 2022 ng DepEd, sinabi rito na batay sa International Large Scale Assessments, karamihan sa mga batang Pilipino ay nahuhuli sa mathematics achievement sa kani-kaniyang antas. Ayon sa DepEd, lubhang kailangan ngayon lalo na sa baitang elementarya na makakuha ng mas malawak na kalaman at kakayahan ang mga mag-aaral sa pagbibilang at mathematics development. Kaugnay nito, inilatag na ng DepEd ang mga tauhan nito na kasama sa Steering Committee at Technical Working Group na inatasang bumuo at tututok sa National Mathematics Program. Kabilang rin sa magiging papel ng Steering Committee ay ang pag-review sa progress ng pagbuo ng National Mathematics Program, adjusting strategies at pagsasaayos sa anumang makikitang issues at risk at makikipag-ugnayan sa mga stakeholder at partners. Ang Technical Working Group naman ang siyang tututok sa pag-formulate ng disenyo ng proposed National Mathematics Program kasama na ang work plan, budget, timelines na sumusunod sa rules and regulations.
Wala pang nabanggit ang DepEd na timeline kung kailan inaasahang matatapos ang pagbuo ng nasabing programa. Janice Inhente, U1TV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad na ang implementing rules and regulations para sa SIM Registration Act sa susunod na buwan. Pero bago ito, isang public hearing muna ang isasagawa sa December 5. Narito ang ulat ni Aileen Cerudo. Kailangan na magkaroon ng public hearing bago ipatupad ang SIM Registration Act. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, sa December 5, isasagawa ang Technical Working Group upang maisaayos ang mga guidelines na ipatutupad sa ilalim ng ipinasang batas. Sa nasabing hearing, magkakaroon ng pagkakataon ang mga stakeholder at publiko na magkomento tungkol sa SIM Registration Act. Unfortunately, I think that maybe the telcos are waiting for the IRR also, yes, for it to be more clearer for them how to be able to police these texts. But I know that Globe and Smart has already canceled a lot of numbers based on this. And yet, there are still some. Ayon kay NTC Deputy Commissioner John Paolo Salvahan, pagkatapos ng public hearing, isang technical working group hearing naman ang isasagawa bago mailabas ang implementing rules and regulations sa December 12. Sa ilalim ng panukalang IRR, 300 days ang palugit upang i-register ang SIM card na ginamit. Madedeactivate ang isang SIM card 5 araw pagkatapos ng 300-day registration at hindi na ito maaaring magamit. Layo ng nasabing batas na maresolba ang problema sa text scams. Para sa registration, kailangan lamang ng pangalan, birthdate, address at gender. Required din mag-submit ng photo. Samantala, inaasahang ipatutupad ang SIM Registration Act sa December 27. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkasundo ang mga alkalde ng Metro Manila at iba pang ahensya ng gobyerno na ganap na ipatupad ang isang komprehensibong plano sa trapiko para maibsan ang pagsikip sa National Capital Region o NCR at mapaunlad ang ekonomiya sa susunod na 5 taon. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Napagkasunduan ng Metro Manila Mayors, Metropolitan Manila Development Authority at Transportation Agencies ang ilang mga plano para sa pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila. Nakapaloob ito sa Comprehensive Traffic Management Plan o CTMP na ipatutupad sa loob ng 5 taon. Mayroong 12 estratehiya ukol sa traffic management ang napagkasunduan sa nakaraang pagpupulong. Kabilang sa mga dapat gawin sa traffic, ang improvement sa traffic corridors, intelligent transportation system o ITS, pagpapaigting ng regulasyon sa trapiko at pagkakaroon ng comprehensive traffic management database. Gayun din ang mas komprehensibong traffic management plans na ipatutupad ng mga LGU, pagpapalakas ng mga transportation network at pakikipag-ugnayan ng MMDA sa iba pang mga organisasyon. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, patuloy nang magkakaroon ng traffic congestion ang Kalakhang Maynila. Samantala, ayon naman kay Japan International Agency Cooperation Chief Representative Takema Sakamoto, nakahanda ang JICA na sumuporta sa Philippine government upang ibahagi ang kanilang karanasan upang ibsan ang traffic congestion. Partikular na ang intelligent transportation system at public-private partnership. Dagdag ni Sakamoto, mareresolba lamang ang problema sa trapiko sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang naturang mga proyekto na napagkasunduan ng mga mayor at MMDA ay popondohan ng JICA. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlo na ang napaulat na nasawi sa New York, USA bunsod ng nararanasang matinding snowstorm doon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Salar Live. Lea, good morning.
Good morning, Kuya. Good morning, Rina. Tinawag ni New York Governor Kathy Hochul na isang historic storm ang pag-ulan ng snow sa hilaga at kanlurang bahagi ng New York ngayong weekend na nagresulta sa pagkasawi ng 3 residente sa estado. 2 sa mga ito ay sa Erie County na namatay dahil sa cardiac events bunsod ng paghuhukay ng snow. Ayon kay Governor Hochul, inaasahan pa na lalakas ang pag-ulan ng snow sa estado, kaya naman nagpadala na ito ng halos 70 National Guard members para tumulong sa pag-aalis ng snow. I just spoke to the mayor of Watertown, Jeff Smith, to talk to him about concerns that he has. They are expecting more snow, and he says they're accustomed to it, but the snow is heavy, it's wet, and we're sending in more reinforcements there as well. This has been an historic storm. Without a doubt, it's one for the record books. Pinakamatinding naapektuhan ang Buffalo Metro area na nakaranas ng halos 5 feet ng snow kahapon, kalakip ang wind gust na umabot sa halos 40 miles per hour. Ayon sa update ng National Weather Service sa Buffalo, New York, inaasahan ang malakas na snow sa Lake Ontario hanggang mamayang gabi, kung saan halos 3 inches na snow ang inaasahang babagsak kada oras. Dahil dito, nagpatupad na ang Buffalo Police Department ng travel ban para sa South Buffalo area. Dina sa ngayon ay sinabi na ng mga weather officials na bagaman hihina ang bugso ng hangin ngayong gabi, muli itong lalakas bukas. Inaasahan ang temperatura sa 27 degrees Fahrenheit o negative 2 degrees Celsius. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Lea Salar. Sa ating weather update, patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan ng malaking bahagi ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Bicol Region, Palawan, Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at isolated rain showers o thunderstorms, bunsod din ng ITCZ at localized thunderstorms. Kaugnay nito, nagbabala ang pag-asa ng posibleng pagbaha o landslide sa mga nabanggit na lugar, kaya ingat po mga kasangbahay. Ito na ang pinakahinihintay ng UNTV Cup fans dahil matapos ang 2 taon dahil sa restrictions dulot ng COVID-19 pandemic ay magbabalik na ang natatanging liga ng public servants. Sino-sino kayang teams ang kasali ngayong taon at magkano ang papremyo? Ang detalye sa report ni Bernard Dadis. All the teams are excited, very, very excited to participate again. Magbabalik na ang natatanging liga ng public servants, ang UNTV Cup. Mamayang alas 7 ng gabi na ang opening ceremony ng UNTV Cup Season 9 sa Smart Araneta Coliseum. 12 kapunan ang magtutuos mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pangunahan ito ng Season 8 Champion Department of Environment and Natural Resources o DNR Warriors. Aminin na namin ha, nandun yung pressure. We'll just play dun sa aming makakaya. Bibigay namin yung best namin every game and we'll try to be organized as much as possible. Kasama pa rin ang 3-time champion AFP Cavaliers, Season 8 third place NHA Home Masters. Tatangkain namang makabalik sa championship ng Season 1 and 3 champion Judiciary Magis. Well, una-una, nagpapasalamat kami no, kay Kuya Daniel sa UNTV at naibalik itong ating UNTV Cup. No? Alam naman natin lahat na year in, year out, itong inaantay ng ating mga public servants. No? Dahil talaga namang malaki ang naitutulong nitong UNTV Cup sa ating mga taga-gobyerno. So kami, natutuwa talaga no, na
after almost 2 years of the pandemic, eh, ay babalik natin itong UNTV Cup. Excited na rin ang iba pang koponan na ilang beses nang sumalang sa pag-eensayo bago ang pagbubukas muli ng charity tournament tulad ng GSIS Puris, DA Food Masters, Ombudsman Grabbusters, PhilHealth Plus, SSS Kabalikat, Season 5 Champion PNP Responders, Season 6 Champion Senate Defenders. Ang tinaguri ang dynamic duo ng Senate Defenders na sina Senators Joel Villanueva at Sunny Angara. Excited pa na ipinost sa kanilang social media ang uniform nila sa UNTV Cup. At ang Malacanang Kamao na tatawagin na ngayong Office of the President Presidential Management Staff o OPPMS Blazers. 12 teams will be divided into 2 groups, tapos magkakaroon silang 1 round robin, tapos kung sinong kulelat na dalawa malalaglag, tapos yung first 4 magtatagpo yung dalawang first 4, tapos round robin, tapos hanggang umabot sa finals. At tulad ng mga naunang season, walang talunan sa UNTV Cup dahil lahat ay magwawagi ng cash prize na mapupunta sa kanilang napiling beneficiaries. 3 million pesos para sa champion, 2 million pesos sa second place, 1 million pesos sa third place, kalahating milyong piso sa fourth place, at tig 200,000 pesos naman mula sa dating 100,000 pesos para sa iba pang kuponan. Lahat ng yan ay tax-free. Guest performers sina Darren Espanto at Laika Garyanod. Magkakaroon ng drawlot sa mismong opening ceremony para sa unang game ng Season 9 na gaganapin din mismo sa oras na yon. Samantala, bagong opening ceremony at opening games, magkakaroon naman ng public service ang iba't ibang sangay ng pamahalaan sa Araneta Coliseum mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa pakikipagtulungan ng UNTV Action Center. Maaaring kumuha ng NBI clearance sa NBI Public Service Booth. Meron ding help desk ang Pag-ibig Fund, SSS at PhilHealth. Pwedeng magpa-online verification ng membership sa Pag-ibig Fund. Mag-process ng ID sa PhilHealth at PhilPost. May public assistance booth rin ang Senado na maaaring mag-apply para sa medical, burial, educational at iba pang assistance. Magsadya lamang sa inner lobby ng red at green gates. Samantala, paalala naman sa mga magpupunta, lahat ng papasok sa venue ay dapat magsuot ng face mask, dapat fully vaccinated at dala ang vaccination card na ipapakita sa inspection sa gate. Ang mga bata 5 taong gulang pababa ay hindi pwedeng pumasok, habang ang edad 6 pataas ay kailangang magpakita ng vaccination card katunayan na fully vaccinated laban sa COVID-19. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Po ang ating naging balitaan. Sa oras na ito, huwag po kayo magpapalit ng mga TV channels dahil magbabalik pa po ang Good Morning Kuya. Good morning po sa mga nanonood sa atin sa kani-kanilang TV sets at syempre sa live streaming sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Good Morning Kuya Facebook page. Unahin na po natin itong advisories for today. Good news po mga kasangbahay, magpapatupad po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo
ang mga kumpanya ng langis ngayong Linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 75 sentimos hanggang piso ang mababawas sa kada litro ng gasolina. Magandang balita naman sa mga gumagamit ng diesel dahil nasa mahigit 2 piso kada litro ang inaasahang matatapyas sa presyo ng bawat litro nito. Samantala, ang kerosene naman ay posibleng mag-rollback ng 2 pesos to 2 pesos and 20 centavos. Okay. Aba, ito yung isa, ito yung pinakamalaki na within this month, past month. Kasi nung kailan mga centavos. Ngayon, 2 piso na para sa diesel. Ramdam na ramdam na yan, yung totoo rollback yan, na yan. Talaga, mas ramdam piso, na yan. Pero na kapag ka nag-full tank ka, parang yung 2 pesos na yun, parang extra 2 or more liters yun. Mm. Kapag ka yung 2 piso na yun. Kaya malaki din yun. Oo. Tsaka, pero nung mga nakaraan, magkano na ba? Pumapalo ng 70, no? Oo, may mga, iba't iba eh, may mga gasoline station na may 71, may 74, pero mayroon 80. Meron pa. Kasi kami ni Broski, di ba, nung dumaan kami sa may Pampanga, nung nakita ko 68, nasa ganun. Kapag talaga sa, ang mura. Siguro kapag dito sa Metro Manila, mas makataas. Ganun, kaya magandang balita yan para sa ating mga motorista. Pero ito, heads up pa rin sa ating mga motorista naman, nadadaan dyan sa Dimasalang Road sa lungsod ng Maynila. Sarado po hanggang sa November 25 ang binanggit na kalsada dahil po sa ongoing NLEX-SETEX Connector Road construction sa lugar. Ayon po sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, apektado ng temporary road closure ang Dimasalang Road Corner, Maseda Street, Maria Clara Street at Lacson Avenue. Bunsod po yan ng deck slab concrete pouring activities. Kaugnay po nito ang mga motoristang manggagaling ng A. Bonifacio o sa Rizal Avenue ay maaari pong dumaan sa Lacson at nagtahan patungo po sa Maseda Street saka po kayo kumanan sa Espanya Boulevard papunta po sa inyong mga destinasyon. Ang mga galing naman ng nagtahan na pupunta po ng A. Bonifacio ay pwede pong kumanan sa Espanya Boulevard at saka po kakaliwa sa Maseda Street hanggang po sa makarating kayo sa inyong mga destinasyon. Ang mga sasakyan naman na galing ng Quiapo patungong A. Bonifacio ay maaari pong kumanan sa Lacson Avenue at saka kumaliwa sa Espanya Boulevard. At kaliwa po ulit, papunta naman po yan sa Maseda Street upang makadiretso po kayo sa inyong mga pupuntahan. Para po sa iba pong impormasyon patungkol dito, bisitahin nyo lamang ang at MMDAPH official Facebook page. Medyo nakakalito siya, no? Kaya mas maganda bisitahin nyo yung Facebook page, no? Mga kasambahay, lalo na dun sa laging dumadaan dyan. Sa mga laging dumadaan dyan, siguro familiar sila dun sa mga sinabi mong mga alternate routes. Pero ang problema nga dyan, dahil mawawalan tayo ng isang kali dun sa Dimasalang, kasi isa yun sa mga ano rin eh, main na dinadaanan ng mga tao, lalo na yung mga galing north. Okay. Papuntang Maynila, dyan dadaan sa Dimasalang. Kaya iniisip ko pag nag-traffic, ay pag nagsara to, ang laki, medyo mararamdaman kahit hindi lang yung mga taga north na dumadaan doon. Kasi pati Espanya siguro baka sumikip pati Lacson. Kasi parang na-bottleneck sila doon eh. Pero hanggang November 25 lang naman, hopefully so, matapos ka agad. So, pagtsagaan na natin mga kasambahay. Para sa atin din naman yung gagawin na to ng ating gobyerno. Tama. Ito naman po, dako naman po tayo sa SSS. Muling naglungsad po ng Calamity Assistance Package o CAP, ang Social Security System, para po sa mga members nito na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Binubuo po ang CAP ng Calamity Loan Assistance Program o CLAP at 3-month advance pension para naman po sa Social Security at Employee Compensation Pensioners. Binuksan na po ang application para dito last week. Natatagal naman hanggang sa February 16, 2023. Para po makita kung kasama ang inyong lalawigan sa mga lugar po na i-declare na under state of calamity ng NDRRMC, bisitahin lamang po ang at SSSPH official Facebook page.
At good news naman po dahil walang service fee na ipapataw sa pagpaprocess ng calamity assistance package at mababa lamang po ang interest rate, prorated interest rate at penalty na ipatutupad para dito. At para po sa buong details, bisitahin lamang po ang official social media accounts ng SSS o kaya po i-browse ang website na sss.gov.ph. Actually, may tinignan ko nga ang kanilang Facebook page, no? Kasi may mga kababayan tayo na nagtatanong kung kumusta na daw kasi minsan ano yung service nila unavailable tapos yung mga lalawigan nila pagka chine-check nila hindi daw kasama, kaya pinakamaganda po i-check niyo po, i-double check niyo kung kasama po yung lalawigan niyo sa ating pong CAP, at saka po kung wala man na lumalabas i-process nila yon, itanong nila kasi nagre-reply naman kagad yung ano yung pinaka may hawak ng page na yon, kaya mas madali po nakausapin po yung mga taga SSS din. Yes. Ito naman po, sa Makati naman tayo, inaanyayahan ng Makati City Government ang lahat ng bike enthusiast na Makatizen sa isasagawang 50 km bike parade na idaraos po ngayong November 27, 2022. Libre po ang registration sa pagsali po sa activity, kaya i-click lamang ang registration link na makikita sa At My Makati official Facebook page para po makasali sa aktibidad. Kaugnay po ito ng celebration ng 8th National Bicycle Day sa buong bansa. Para makita naman po ang roadmap na gagamitin para sa activity, iscan lamang po ang QR code na makikita sa Facebook page ng Makati City LGU. Ang Makati City Hall naman ang magsisilbing starting point ng parada. Ayan, para po sa mga bicycle enthusiast natin, no? Yes. Parade yan, ang ganda niyan, no? Okay. Tsaka pinopromote din natin yung bicycle kasi 'di ba, eco-friendly siya unlike sa mga motor, no? Tsaka exercise din, no? Let's stay fit and healthy. Din. Tsaka ibigay natin sa kanila yung lane para sa kanila. Huwag natin kainin. Sa open. Lalo nga yung dami nagsasarang mga... Lalo mga bike lang yung mga kasa. Tsaka mga motor, di ba? Ayan. Mula po sa Makati, dako naman po tayo sa Navotas. Nagpapaalala po ang pamunuan ng Navotas City Hospital sa lahat ng nagpaparehistro para sa free ultrasound at iba pang libreng eksaminasyon na tumalima sa nakalagay na schedule na ipinadala sa pamamagitan ng text message. Ayon po sa abiso ng pagamutan, ang libreng pelvic ultrasound, kabilang na ang free human papilloma virus o HPV test at opta examination na gagawin ngayong araw ng Lunes ay naipadala na po through SMS. Para makita naman ang iba pang detalye patungkol dito, gaya ng requirements para sa text at iba pa, bisitahin lamang po ang At Navotas City Hospital official Facebook page. Para naman po sa inyong mga katanungan, maaari pong tumawag sa numerong 8866-7520 o kaya ay tumawag sa OPD hotline number 0906-259-5692. Mm-hmm. Ayan. Opo, huwag po kayo basta-basta pumunta mga kasangbahay. Dapat po antayin niyo po yung text message kasi baka po mamaya pumunta kayo doon, hindi naman po pala kayo ma-accommodate. Kaya intayin niyo po yung text message. Sabi nga po dito, naipadala na. So, i-check niyo po yung inyong mga inbox. Baka hindi niyo lang po nabasa. Mm. Maganda talaga to. Malaking tipid din to yung mga ultrasound. Medyo mahal din kasi yung mga ganyang ultrasound. Totoo. Ito, magsasagawa naman po ng job fair ang Pasig City Government, katuwang ang nasa 20 kumpanya ngayong araw para matulungan ang mga job seekers na Pasigenyo. Gagawin ang aktibidad sa second floor ng SM City East Ortigas simula mamayang alas 10 ng umaga. Ang mga interesadong lumahok sa job fair ay pinapayuhang magdala ng maraming kopya ng updated resume at sariling ballpen. May chance din na ma-hire on the spot ang mga aplikante. Para sa iba pang impormasyon tungkol dito, bisitahin lamang ang At Pasig PIO official Facebook page. At tatagal naman po ang job fair hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Yan, sa mga gising na po, no?
mag-ready na po tayo dahil alas 10 ng umaga po magsisimula yan at dala tayo ng maraming resume. Pasa lang ng pasa kung saan pwedeng available, syempre. Pakaagahan na para medyo marami silang mapuntahan ng magbasahan. Tsaka ang galing no, on the spot po eh, may possibility on the spot makukuha ka na kaagad. Itrabaho ka na agad bukas, ngayon ka nag-apply, diba? Saan ka pa? Real quick! At yan po ang ating advisories for today. Pero eto mga kasangbahay, dako naman po tayo sa ating kasaysayan. Pero bago ang lahat, happy birthday po sa lahat po ng may birthday ngayong araw. Birthday. Alam nyo po ba, no, mga kasangbahay, ang tiger o tigre ay kabilang sa mga hayop na itinuturing na endangered species. Wow. Dahil po noong taong 2010 ay nagsagawa ng isang global summit kung saan napagkasunduan ang isang programa para madoble ang populasyon ng mga tigre. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. November 21, 2010, inaprubahan sa isinagawang Global Tiger Summit sa St. Petersburg, Russia, ang isang malawakang programa na naglalayong madoble ang populasyon ng mga wild tiger para sa taong 2022. Ang idinaos na pagpupulong ay dinaluhan ng mga matataas na opisyal at mga kinatawan mula sa 13 bansa na kinabibilangan ng Russia, Vietnam, Nepal, Thailand, China, India, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Bhutan at Bangladesh. Ayon sa World Wildlife Fund at iba pang mga eksperto, mayroon na lamang 3,200 tigre na nasa natural habitat ang natitira sa mundo. Malaki ang ibinaba nito mula sa tinatayang 100,000 populasyon noong nakaraang isang siglo. 3 sa 9 na subspecies ng tiger ang na-extinct sa nakalipas na 70 taon. Pinaniniwalaan na kung hindi mabibigyan ng sapat na proteksyon at mapapangalagaan ay tuluyan ng maglalaho ang uri nito sa pagsapit ng taong 2022. Nangangailangan ng $350 million na pondo upang maisakatuparan ang programa sa unang 5 taon. Ito ang gagamitin upang mapangalagaan ang mga gubat na pinananahanan ng mga tigre at masawata ang panguhuli at pagbebenta nito. Sa mga nakalipas na taon ay nadagdagan ang bilang ng mga wild tiger kung saan tumaas ito ng 40%. Mula sa dating 3,200 ay nasa 4,500 na ang populasyon nito sa kasalukuyan. Sa kabila nito ay nananatiling nasa listahan ng endangered species ang mga tigre. Tigers, Nag-pause eh, no? Sige, go. Actually, mayroon pala ng 1973 noon na mayroong wildlife conservation na ginawa sa India for tigers. Mm-hmm. Yung Project Tiger na from 1,200 na tigers, naging successful itong kanilang project. Mm-hmm. Naging 5,000 yung tigers. Uh-huh. Kasi unang-una nilang inalis dito yung sa habitat, alisin yung human interference, pati yung mga illegal na hunting, ginawa nilang tiger reserve. So, tinawag din itong Project Tiger na most successful na project in sa buong mundo sa pagkoconserve ng mga animals, especially in tigers. Pero nahirapan din sila na magpadami talaga ng mga tigers kasi parang sa Asia, sa 11 na countries, 8 lang na bansa ang pwedeng magpopulate yung mga tigers. Mm-hmm. Kaya lang, kahit pwede sila magpopulate doon, nahihirapan pa rin silang magpopulate kasi nga kukunti na sila. So, doon sa iba't ibang species, alam ko kasi meron na 8 species ang mga tigers. 4 doon, endangered. Tapos yung 2, critically endangered. Kaya kapag lumagpas na sila doon, may extinct na talaga yung 2 species na yun. Kaya medyo mahirap din talaga sa part. Kasi status symbol yan eh. Kaya sila hinahunt, pinupoach. Kasi kapag may tiger ka, uy, mayaman ka. Tapos kinukuha din yung mga pelt nila, yung balat. Tapos ginagawang, alam niya kung ano? Basahan. Yung mga rugs. Tapos kapag may gano'n ka, syempre nyaman mo, di ba, tiger? Tapos ginagawang nilang basahan. Kaya ano siya, status symbol ng mga may
yun talaga rin yung cause kung bakit na-endanger yung... Tayo rin talaga yung may kasalanan, yung mga tao rin eh, di ba? Kaya nakakatuwa kapag yung mga tao rin naman gumagawa ng paraan ka para makatulong sa... para mabalik, no, matanggal sa pagiging endangered itong tiger. Nakakatuwa nga si Leonardo DiCaprio, nag-ano pala siya dito, nag-donate siya ng $1 million. Wow. Para $1 million para makatulong siya dito sa WWF. Galing. Para matulungan nga ito ring project na to na ma-preserve natin yung buhay ng mga tigers. Tsaka yung pag-preserve ng mga tigers na hindi lang naman yan para hindi sila ma-extinct. Kasi kasari din sa balance ng ecosystem ng lugar na yun eh. Kapag kunyari naubos yung mga tigers doon, magkaka-imbalance kasi wala nang predator doon sa lugar na yun. Kumbaga, iba-iba na yung mga hayop na titira doon. So para mawawala yung balance, baka sa pagkawala ng tiger, yung iba namang mga hype yung mawala kasi nga wala na naghahan sa kanila or dadami masyado, magiging iba nagiging parang pest sila dun sa lugar. Mm-hmm. Parang, di ba, ang ganda ng design ng Diyos na balance talaga lahat. Mm-hmm. Kaya pag ginulo natin yung balance, nasisira talaga. Mm-hmm. No? Tsaka sabi nga rin nila, ang tigers parang ang laki ng role niya para magkaroon ng harmony sa ecosystem natin. Kasi nga yung sinasabi mo, di ba, kapag sa isang systematized na, kumbaga yung tinatawag ng ecosystem, pag may isang nawala dyan, parang ano na eh, parang yung organization niya, yung system at yung pagiging systematized na mawawala. Kasi sinasabi rin ng mga iba na isa rin sa mga factors kung bakit din nauubos yung mga tigers natin. Dahil nga rin sa atin yung sinabi mo, Tini, dahil sa mga deforestation, infrastructures. Kaya nga sabi rin nila na maganda rin na actually natawa ako dito kasi isa rin daw sa maganda para ma-maintain yung forest is yung mga pag marami nga rin tigers. Kasi pag marami nga naman tigers sa mga forest, parang hindi siya madaling puntahan kaagad ng mga tao. Kasi yes, matatakot. Lagot kayo, di ba? Parang gano'n, di ba? Kaya ang laki ng role niya sa ecosystem natin para magkaroon din ng harmony. Saka galing lang din, no? Kapag kami mga ganitong projects, dito mo makikita na nag-unite din yung mga tao sa yung pagkakaisa nila sa... Ito, gawa tayo ng paraan para maibalik natin sa dati. Parang kaya kung hindi man yung dati, kumbaga mag-improve yung ecosystem natin, pati yung natural habitat. Tsaka may iwasan din dyan yung mga illegal na mga bagay, katulad ng mga hunting, di ba? Yes. Kumbaga kahit papano, naitatama yung mga mali, yung mga ganito. Kasi sana minsan, no, huwag natin paabutin na na talagang magiging endangered bago lang tayo kumilos. Kung may magagawa tayo na hindi na umabot sa ganung punto, gawin na natin yung part natin. Oo. Tsaka kaya din sila kasi na-extinct, tinatanggal natin sila sa naturalis. Yes. Dapat nasa wild sila. Yung iba kinukuha, ginagawang pet. Mm-hmm. Diba? So, minsan tapos nakakalungkot. Oo. Tapos minsan, nakakatuwa na makita sila sa zoo, pero hindi kasi yun yung totoong habitat nila. Mm-hmm. So, imagine mo, nahihirapan din sila na nakakulong sila sa isang cage. Mm-hmm. Tapos, wala silang ibang nakikita na ibang hayop. Mm-hmm. Diba? Although, nabibigyan naman sila ng pagkain. Kaya lang, hindi kasi yun yung naturalesa. Mm-hmm. Naalala ko, merong isang zoo sa Zambales. Alam nyo ba yun? Na imbes na yung mga hayop ang naka-cage. Yung mga tao yung naka-cage. Tapos, parang nakasasakyan. Mm-hmm. Tapos sila yung lalapit sa inyo. Ano, safari. Yeah. Oo. Galing. Mas maganda yun kasi maranasan natin na ikaw naman, sige, ikaw yung ipulong. Ano feeling? Kasi, kakaiba talaga yung amazing ng tiger. Kasi kung i-compare mo siya sa, di ba, ang pinaka, kumbaga yung familiar na mga big cats na alam natin, lion and tigers, di ba? Pero pag tinitingnan mo yung lion, di ba akala mo malaki? Mm-hmm. Pero hindi, pero ang talaga, ang tiger, parang halos doble ng size ng lion. Totoo. Ganun siya kalaki. Grabe. Ang laki ng tiger. Kasi nga, ang maximum length na umaabot yung mga lions is parang 7 feet. Mm-hmm. Ang tigers umaabot ng 12 to 13, ganyan. Mm-hmm. 12? Halos doble yung laki. Grabe. At saka yung bigat. Mm-hmm. Parang 400 plus ang lion, ang tiger umabot ng 600 to 700 kilograms. Ganun, tsaka ang lalakas nila. Ang lalakas ng yung ano nila, bite force, tsaka yung kamay nila. Yung paws nila, malalakas yung mga tiger. Tsaka na-amaze ako, di ba, yung kulay niya orange and black, di ba? Iniisip ko, ang mga tiger nakatira sa mga jungle areas, di ba? Ang itsura ng jungle, green, brown, ganyan yung mga kulay. So iniisip ko, paano siya nakaka-blend in dun sa jungle na green? Eh, kulay orange siya. Kasi pag dinignan mo yung orange sa green, di ba parang lutang na lutang? So, inisip ko, paano nangyari? Yung pala, hindi siya dun sa mga foliage na nagbe-blend. Nagbe-blend siya dun sa may sunlight na yung ilaw. Oh. So, dun siya nagbe-blend. Tsaka yung stripes niya, parang nagmimimik ng mga shadows ng dahon. Oh. Kaya siya nagbe-blend, kaya siya nag-hunt, kaya siya nakapag-hunt kahit daytime. Kasi usually yung mga ibang mga big cats nga, yung tulad ng mga lions, naghahunt sila
per pack, parang ganun. Meron silang grupo. Sila. Di tulad ng Tiger, solitary animal sila. Hindi sila parang magkakasama. So naghahunt siya mag-isa. Solo lang siya naghahunt. Kaya, galing lang Diyos, no? Tama. Yung balance na nagawa. True, true. Saka yung ano, yung napakaganda nung ganong design na pagka na-realize mo lang siya kapag inaral mo. Kaya nakakatawa din sa Today in History, yung dami nating na-realize. Eh, no? Yes. At natututunan. Oo, tama. Pero ito, no, may iba naman tayo. Marami kasi sa atin, sa mga Pilipino, yung mga gustong magpaputi. Minsan nga, dinidikit pa natin yung arms natin kay Ashley. Comparison. May level 1, may level 2, may level 3. Pero yan, kaya nga kasi yung marami sa mga kababayan natin ang nahihilig sa iba't ibang klase ng whitening products. Pero hindi po lahat ng pampaputi ay safe dahil meron pong mga produkto na harmful ang sangkap o ingredients. At yan po ang tatalakayin sa atin ni Dr. Sarah Barba Kabutil dito sa ating usapang pangkalusugan. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasangbahay! Dr. Sarah Barba Kabudil po. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mga whitening agents that we should avoid. Alam naman po natin ang mga Pinoy na napakahilig magpaputi. Gawa nang tayo ay kayumanggi, no? Pero dapat natin huwag pong kalimutan na napaka-importante alam natin ang safety index ng mga produktong ating gagamitin. Pag-uusapan natin mga ilang examples po ng mga whitening agents na delikadong gamitin. Pagka hindi po tayo ginaid ng ating mga dermatologist. So, ano po ba itong mga ito? Unang-una, yung mga nakikita natin ng mga murang-mura over-the-counter na mga products, no? Napakamura niyan, wala pa nga 100 ang isa niyan. In 1 week or 2, makakakita na kayo ng pagbilis na pagputi, pagpusyaw ng inyong balat, no? So, itayo po yung mag-ingat kasi baka iyan po ay may namang mercury. So, ano pong problema sa mga mercury-containing whitening products na ito? Ang mercury po ay hindi lamang po sa balat nagkakaroon ng epekto. Pag ito ay matagal nang nagamit, naku, pwede pong tamaan ng ating kidneys. Siyempre, hindi po natin gusto yan. May mga pasyente nga po na pag dumating po sa ospital at eventually ma-diagnose po ng kidney problems, dun pa lang po makikita na ang naging sanhi nito ay ang matagal nilang pagpapahid ng mga whitening products. Pangalawa po, hindi lang po ang ating kidneys ang pwedeng tamaan. Pwede rin pong mag-cause ito ng mga psychological problems. Like anxiety problems, depression, and pag ang nakagamit po nito, products na ito ay buntis, naku, pwede pong magkaroon ng congenital brain defects ang inyong mga babies, no? At hindi po natin yan gusto mangyari. Pangalawa po ay ang mga steroids, na topical steroids po, na inirerekomenda ng ating mga dermatologist kapag tayo ay may mga atopic problem, okay, mga dermatitis, any inflammatory skin condition po, no, kalimitan po yan nilang inirerekomenda. But ito po, wag po natin kalimutan na ito po ay inirekomenda dahil po sa isang particular skin problem, no, at hindi po ito pang matagalan ang gamit. Ang steroids po kasi, marami po kasi siyang kayang gawin sa balat, no, unang-una, kaya po yan nakakaputi dahil ini-inhibit niya po yung mga ibang cells, no? So, kasama po dito yung melanocytes. Ito po yung mga cells natin na nagpo-form ng pigment, ng dark pigment. So, syempre, pag inhibited po ito, wala pong pag-darken ng ating balat, pumuputi po, ano? Pangalawa, hinihinaan din po niya yung cellular turnover. Ano ibig sabihin po nito? Yung pagpapalit ng balat, no? Ini-inhibit niya. So, kapag wala po gano'n na pangyayari, tuminipis po ang ating balat. At huwag po natin kalimutan na tayo ay nakatira sa isang tropical country. May kainitan po, ano? So, hindi po safe yan. Pwede po tayong magkaroon ng mga dark pigmentation sa ating balat. Pangatlo po, ito po ay nakakapag-constrict ng blood vessels. Ano ibig sabihin? Di ba may maliliit po tayong ugat sa ating balat? So, numinipis po ang daloy dyan ng dugo, no? Dahil numinipis po, nagiging maputla. Kaya ang akala natin, yung maputlahong itsura niya ay nagdudulot ng pamumuti. Pero hindi po ito safe na konti ang blood flow natin sa ating balat.
Pangatlo po sa ating mga nabanggit ay ang monobenzone. Ang monobenzone po ay isang gamot na inirekomenda ng mga dermatologist sa kanilang pasyente na may vitiligo. Ang vitiligo po ay isang skin problem kung saan nagkakaroon po ng patsi-patsing pamumuti sa balat. So katulad po ng ating nabanggit, kailangan po ang gagamit lang po ng ganitong produkto ay yung mga pasyente na may ganitong kondisyon. Dahil hindi naman po maiiwasan ang mga Pinoy ay gustong-gusto talagang magpaputi, pwede pa rin naman po, maaari naman. Huwag lang po natin kalimutan na ang ating mga dermatologist ay nandito lang po para inyong konsultahin at i-guide po kayo ng tama sa inyong mga pwedeng gamitin. Muli, ito po si Dr. Sarah Barba Cabodil para sa Good Morning Kuya! Yun pala, yung mga dapat nating iwasan. Titignan din natin, maganda kasi kung meron tayong bibiling products, tignan natin yung ingredient list. Mm-hmm. Alam ko nga nun kung ano yung pinakaunang nakalagay dun sa ingredient list, yun yung may pinakamataas na content dun sa ingredients nung product mo. Kaya kapag kunwari, merong nakalagay, binili mo, ano, nari, aloe vera. Mm-hmm. Tapos hindi aloe vera yung nasa pinakaunang ingredient. Ito pa bilhin kasi, ibig sabihin nun, hindi yun talaga yung sinasabi na product na yun yung laman talaga. Pero ito yung dapat iwasan ng mercury, steroids, at saka monobenzone. Pag nakita na natin yun, iwasan na po natin mga kasangbahay. Ngayon ko lang nalaman na meron palang mercury na hinahalo minsan sa mga white hair. Nakakaputi pala yun. Mm-hmm. Tsaka kasi diba nung elementary din ako, high school, sa yung mga teachers yun, sinasabi pag may mga mercury na tumapon, huwag kayo lalapit. Alis kayo kasi toxic. Sa may mga ano na yung thermometer. Thermometer. Tapos ngayon, may mga nahalo pala siya sa mga whitening products. No? Mm-hmm. Kaya dapat talaga nagbabasa rin tayo ng labels. Tama. Steroids din. Actually, parang maraming use yung steroids, hindi lang sa pagpaputi, di ba? Sa mga may allergic reaction din. May iba gumagamit ng steroids, sa mga nagbibuild ng muscle, steroids din na marami pala talaga siyang side effect. Wonder drug nga daw siya. Ay, oo. Kaya nga, parang... Kaya lang, may magandang effect, pero mas madaming adverse effect. Mm-hmm. Kaya pinapaiwasan din masyado na gumamit ng steroids. Ako ang nag-recommend sa'yo, yung kapitbahay mo lang, o diba, o kaibigan mo lang. Siyempre, mag-ingat na tayo. Kaya tayo may mga dermatologists, kaya may mga doctors. Ooh. Para sila yung konsultahan natin. Huwag tayo magsasarili na, kumbaga, nag-self, ano, medicate, ganyan. Huwag tayo may Daisy. Daisy. Ano yung Daisy? Pala, Daisy Sean. Inindigan ko siya ngayon. Tama. Okay. Kasi nakabulaklaki na. Dapat pala lagi ka naka-fluoride. May Daisy ba dito? hindi ako pala Daisy. Huwag pala Daisy, tsaka huwag masyado mang influence. Influencer. Usually, di ba, ganyan, kunyari, may mga nag-i-influence, okay ito, ganda ito, ito, ano sa akin, effective sa akin. Mm-hmm. Hindi naman porque effective sa atin, sa lahat na ng tao, maganda ito. At saka malay mo, meron palang mercury yung ginagamit mo. Ikaw pala, hiyang ka sa mercury. May tao pang hiyang sa tayo, love your own. Tama. Diba? Kesa magpaputi tayo, tapos hindi naman pala effective, gusto natin gumanda, tapos lalo palang makapangit. Mm-hmm. Eh, diba, umuuso na rin ngayon, diba, yung mga morena, sobrang ganda na. Ang daming mga friends, diba, artista na mga morena. Morena beauty. Tsaka, makikita mo, parang talagang Pinoy na Pinoy. Diba? Ano talaga yung natural na bigay sa'yo, kung puti ka, maputi ka, kung kulot ka. Maya may paggamit sa iyo tapos hindi naman magustuhan, 'di ba? Tsaka nagko-question 'di ba ng mga anxiety, ng mga Inis na inis na 'yun, no? Pa-straight ako ng pa-straight ng buhok, kulot pa rin ako. Kulot ka kasi, gagalit ka lang. Gagalit ka. Pero kayo ba, may mga kilala ba kayong mga manggagalitin? Ay, ay yung mga kulot. Kanina ka pa. Pero speaking of galit, may mga ganyan kasing tao talaga, no, na parang kahit itanong mo lang yung simple, anong oras na? Bigla kasi gawan ka. Paano? Ay, anong oras na? Anong oras na? May kasama si Ko pa minsan. Ganyan. Sabi nga nila yung tipong pinaglihi daw sa galit. Masama ng loob. Oo, yan. Dahil lagi na lang daw galit. Pero paano kaya natin malulunasan yung ganyang ugali, yung pagiging magagalite natin? Panoorin niyo po ang tampok nating istorya sa Kristiyano Drama. Dal,
po si Nigo. Pasensya na po sa abala pero nagkakagulo na po sa production area. Ha? Huh? Si Frank at Louie po nag-aaway at nagbabangayan. Pati po yung ibang mga trabahador natin nag-aaway na din po. Magandang loob na ako. Buti na editor yan. Nakita mo po. Iyon niya sabi. Wala po ang kausap. Ikaw talaga. Ano kaguluhan to? Eto po si, nagmamagaling na naman. Ha? Ako na naman ngayon masama? Eh, sino ba nagsimula? Kailangan ko pa bang maranasan ng lahat ng ito? Maayos naman ang lahat para sa akin. Saan ba ako nagkamali? Inigo Industries. Only the best cookware. Pangalan pa lang, may karangalan na. Siyempre, panghalang ko ito. Kaya alam kong hindi maituturing na talunan. Kumpanya ko dahil sa patuloy na paglago nito. At sa sarili kong kakayanan, talino, sipag at tiyaga, ipuntar ko ang kumpanyang ito. Mali ang ginagawa mong yan. Nagtatrabaho ka, sinasabayan mo ng cellphone. Biruin mo, sinisweldohan kita. Ganyan ang gagawin mo. Hindi mo ginagawa ng tama yung trabaho mo. Pandaraya yan. Pandaraya yan, ha? These recent financial reports show that our sudden and unplanned investments made can eventually jeopardize our company, which may lead to bankruptcy once proven that these are scams. I'm sorry to say that, Sir Inigo. How can you all let this happen? Lucy! Yung ba namang ginagawa mo? Ayusin niyo yung mga trabaho niyo, ha? Bakit tayo nalulugi, eh? Sinabi niyo ni Sir Mark. This is unbelievable! Ako, parang maingi dyan, mamaya marami pa tayo. Joel! Para gawin ang trabaho ninyo! And what's this? Malulugi yung kumpanyang itinayo ko. Dahil sa kapabayaan! Bakit niyo sa amin sinisisi? Eh, ikaw nagdesisyon yan! Aba! Alam mo kung sino ka na. Baka nakakalimutan mo kung paano ka nagsimula rito. Wala kang utang na loob. Better get out of this room! Diyan na! Get the investors on the phone now! Yes, sir. Saranan niyo to eh. Kaya nakakagutugod pa niya natin. Sir. Hindi po sila makontak, sir. What? Anong sinasabi mo? I said I want them now! Get them to me now! Wala kayo silbi, ah! Tomas! Hindi ka nga rito! Oras ng trabaho, ah! Hindi ka dapat nagpapahinga dyan! Mas pasensya na po. Hindi po kasi ako. Dad! Nagdadahilan pa po siya, oh! Amoy, ala ka, sigarilyo ka pa! Mula bukas, ayoko na makita yung pagmumuka mo! Ho, silingi ko. Parang awa nyo na po. Hindi ko na po ulitin. No need. You're fired! Dumating na kayo. Kanina pa kitang hinihintay. Sabay tayo kumain? Pwede pa kumain mag-isa mo. Bakit? Nasa akin ba'y kaldero? Yaya! Where's my chicken nuggets? Anak, pasensya ka na. Hindi nabili ni Yaya yung gusto mo eh. Ma! Alam mo naman yun yung favorite ko, di ba? I want it now! 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 Michael, sumusobra ka na ha? Hindi ka na gumagalang. Bakit? Masama bang humingi ng gusto ko? Ma, Michael, hindi ka ba titigil?
Nawawala ka na ng galang sa mama mo ah! Bakit dad? Ganun ka rin na nakipag-usap sa mga kauhan mo ah! Wala ka rin galang! Nakita mo? Dahil sa pagsama-sama sa'yo ng anak mo, natuto na rin siya ng pagiging magagalitin mo. Bakit nagkaganto ang lahat? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? I know I did my best. Ako ba ang dahilan kung ba't nagkagantong mga tao sa paligid ko? Lalo na sa kaisa-isa kong anak. Anong kailangan kong gawin? Boss Inigo, dala ko na po yung mga papeles for your immediate signature. Boss, kumusta po kayo? Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Pero isa lang ang sigurado ko. I did everything that's best for this company. And it turns out, ako ba yung malam ba sa masama ngayon? Sige, Mark. Tell me honestly. Bin mo sa akin. Anong dapat kong gawin? Eh, may nakikita akong maling ginagawa nila. Alam niyo po, hindi lang naman ang paraan lang ng pagsasabi ng mali ng tao ay sasabihin mong mali siya. Ang maganda, ipakita po natin yung tama. Sapat na po yun para makahikayat po tayo. Bakit? Wala ba akong karapatan na magalit sa maling ginagawa nila? Di naman po masamang magalit. Lalong-lalo na sa masamang ginagawa ng tao. Pero tiyakin nyo lang po na sa galit ninyo, hindi kayo nagkakasala. Tandaan po natin na ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Boss, paalam lang ako. Antonio. Boss. Pakitaan ako sa bahay ni Mark. Sila Mark. Sige, boss.
ka lang ba? Teka, may nabiyak ba? Wala, boss. Okay lang po. Di ba nga, boss? Inigo Industries, the best cookware. Oo nga. Ganda na pagkakaitsa mo, ha? Subok na subok yung pagkakaano na best yan. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Santiago 1:20. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. At sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Kawikaan 22:24-25. Magagalitin tayo. Katulad nga nung nangyari sa K-drama natin una. Kapag magagalitin ka, hindi lang ikaw yung kumbaga nakakahawa ka rin ng ibang tao. Kasi pag magagalitin ka, parang may matitrigger ka rin tao eh. Kapag may bad vibes kang nilalabas, parang nahahawa rin sila. Kaya nga diba sabi sa atin na dapat lagi tayong peacemakers lagi tayo. Mm-hmm. That's right. Tsaka kasi yung anger din, parang ano siya, may mga health risk din siya sa tao, diba? Pwede rin daw tumaas yung risk natin sa stroke tsaka sa heart natin. It's bad. Kaya dapat lagi lang tayong happy. Tama. Yes. That's right, bro. Yeah. Tsaka yung nakukuha ng anak mo tsaka nung mga nakatingin sa'yo, di ba? Iisipin nila, normal lang yun na okay lang yung ginagawa nila kapag ginaya ka nila. Kasi nga parang ikaw yung role model nila eh. So dapat kapag gumagawa tayo, lagi nating iisipin. Hindi lang yung para sa sarili natin. Yung mararamdaman natin ngayon, titignan natin yung mga nakapaligid sa atin. Kung ano yung makikita nila sa atin. Na gusto ba natin na kapag sila naman nakaharap ng ibang tao, gayahin din nila yung ginagawa natin. Kasi akala natin tama. Di ba? Sinasabi parang pagkasama mo magagalitin, di ba? Magkakasilo ka sa puso. Pero sa mga situation nga na ganun na may anak ka, alam nga namang layuan ka ng anak mo, syempre. Kaya kailangan sa mga ganung instances, kailangan ikaw yung magsiset ng standard kung paano mo dapat palakihin yung anak mo. Ikaw yung tinitingnan ng anak mo, ikaw yung nilulook up niya. So dapat, no, sa mga may mga pamilya, may mga anak, kailangan hindi ka magpapakita, dapat papakita ka nung parang patient ka, matagal ka hindi ka mabilis magalit. Tsaka may kanya-kanya kasi tayong pinagdadaanan sa buhay, di ba? Pwede ikaw nahihirapan ka sa buhay mo ngayon, yung sinigawan mo, kaya kinagalitan mo, ganun din yung nararamdaman niya, nahihirapan din siya sa buhay niya, di ba? Kaya may mga nakakapagsabi kasi, di ba, nahirap sila sa buhay, pero kung tutuusin, mas maalwan pa naman yung kanilang kalagayan kaysa sa ibang mga tao. Maaring kulang sila sa ilang bagay, pero nakakakilos naman ng maayos. Hindi gaya ng isa nating kapwa tao sa Africa, na bukod sa may kapansanan ay ulila pa sa mga magulang. Subalit sa kabila ng pinagdadaanan niya ay naramdaman naman niya na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Wa magkakod ako na mawa ang ban kumabya e kala de ewan tu didaga manyag blogan magdina e kala. Ipinanganak na may kapansanan sa mga kamay at paa si Benjamin na taga Segbe sa bansang Togo sa West Africa. Kaya mula sa pagkabata, limitado na ang kanyang paggalaw. Pumanaw na ang kanyang mga magulang at sa ngayon ay hindi niya kasama ang kanyang mga kapatid. Eyojima, bon mazona. Metana la nyuma afonya egolo chenye nyenye ba so gak me dato kwa na devi menyi kan gbeku ya ka ko no ni da fe amaton ya ya ka vi amuru o le to gam ja nto de ka ko am ke na fa wa sura mi la si vitamin la si. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, may mga kapitbahay naman si Benjamin na tumitingin at nag-aabot ng tulong para sa kanyang mga pangangailangan. Ano si Milagan wa? Yung bulan na ni David kung bulan ba? Binadin siya ma. Yung bulan na ko ay punas na. Nindi galing lang yung tas na mupuna San Francisco sa we. Pero dumadating din ang mga pagkakataon na wala siyang makakain
dahil nahihiya siyang lumapit sa mga kapitbahay. Football tayo, gaya-gayaan niyo ba na? Eh, sumali ha. Magpunak ba yan? Ano yung last niya? Magi, ano mo liwa? Limay, tiwi, gugo na Amerika, yaba na Amerika na, kung Amerika na mo, alole. Anyway, na, malas niya, mabano na kami. Siya may kay, dalawa na lang, siya. Adawa mo, linanti na de, kami. Eh, niya, fuga ko, anyway na. Nisibi, si Jarika, garong kakiya binabi maso muru wa gazela to wa muru blisi. Sa kanyang kaawa-awang kalagayan, ang tanging niyang inaasahan ay ang awa ng Diyos na may lalang. Alo, may Gerardo pa yung pa nga. Ano yun to? Kasi ba niyo ba? Asolizasyon. Ano yun to? Isa yung magbulanan na mawa. Sa tulong at awa ng Diyos ay dininig ang munting kahilingan ni Benjamin. Isang bagong wheelchair ang ipinagkaloob sa kanya. At upang matulungan din siya na magkaroon ng munting kabuhayan, ay napagkalooban din si Benjamin ng mga kagamitan para sa pagtatahi ng sapatos. Wow, mag-kodapin na ako. O, hala, enam kikawiyeye. Yung may nanyuro eh. Tapi, ako na hala ba yun. Ika mabiyaw, o wala, o ko, dudu na, kule, kakaya, ika mabiyaw, suwaba kwa, o wala. May dakwe na wawo, be, luban ika mabiyaw, e kala, be, o wala. Ti, didaga, manya, blagane, magdina, e kala, be. Sa Diyos ang lahat ng karangalan, magpakailan kailanman. Milyong salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang nakakatuwa yung gano'n na kahit na nakakaramdam siya ng mga gano'n na parang pakiramdam mo minsan parang mag-isa siya, wala siyang kasama, di ba? Pero yung pananampalataya niya sa Diyos, alam niya yung magagawa ng Diyos sa buhay niya. Tsaka, alam mo, kahit tayo nakakapag-reflect na parang, tayo, minsan may mga layaw pa tayo, di ba? Na nabibili natin, ganyan. Tapos yung ibang mga tao, para lang sa basic needs. Magkaroon lang sila ng basic needs lang nila sa araw-araw, masaya na sila. Mahihiya kang magreklamo kasi makikita mo talaga gaano yung hirap na pinagdadaanan nila. Pero yung pagtingin nila sa buhay, di ba, napaka-positibo pa rin na alam niya na hindi siya nag-iisa. Totoo yun. Yun yung salamat talagang ang sarap sa puso. Ay. Pampagood vibes natin. Pati yung mga kasambahay natin para ma-inspire din na tumulong. No? Kaya, tulad nung nakasulat sa Biblia, no? Pag tumutulong tayo sa mga kapansanan, sa mga pilay, mga bulag, di ba? Nagiging paaka ng mga pilay, mata ka ng mga bulag. Saka yung nakakasunod tayo sa utos ng Diyos, na makagawa tayo ng mabuti sa lahat. Mm-hmm. At yung mapanood mo to, ang nasasabi ko lang talaga sa isip ko kanina pa, salamat sa Diyos. Di ba? O pagpapasalamat ka talaga, hindi lang dahil hindi mo dinadanas, kundi dahil nakita mo na, ay, di ba, may natulungan ng MCJ. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At dahil dyan, no, guys, bati na tayo. Ito po, happy Sabbath anniversary po kay Brad Hero Soriano and Brad Chris Espino. Happy Sabbath po sa inyo. Happy good morning. Sabbath po. Ayan. At ito naman. Sino pa may Sabbath anniversary? Happy Sabbath anniversary po kay Brad Perry Quaresma. At shout out din po sa mga chefs po ng Chefs Catering Services and staff. And we would like to thank Clary's Flower Shop, Surprisingly Beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477.
Berry's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. At syempre, good morning sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna! Happy Monday po, mga kasambahay. Dagdagan pa natin ang mga may Sabbath anniversary ngayong November. Happy Sabbath anniversary po kay Brad Noli sa Baya! Yeah! Happy Sabbath! And happy 11th birthday, Eunice Louise Razon, ang nag-iisang uneneng ni na Kuya Daniel at Ate Arlene. Happy birthday! Happy birthday! And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay 100% organic premium nutraceutical na gawa sa high-quality blue-green algae. Ang sustansya ng 1 gramo o 4 tableta ng Genesis Organic Spirulina ay katumbas ng sustansya ng 1 kilong gulay at prutas. Superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants. Pasiglahin ang inyong isipan at immune system panlaban sa iba't ibang sakit. Sigurado yung may complete nutrition ka every day. Feel your best with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730 and 0960-688-6296. Also available online and selected outlet nationwide. You know, good morning kay Mama Grace, kay Kuya Zai, kay Dadang, kay Brother Nate, kay Lala Sela, Lala Del, Lolo June, kay Chelsea, sa Trabalho and Fidesz family. Good morning and good morning then and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardolaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Pagbati mula kay Tini, ang inyong binibini. Ayan, binabati ko rin po ng happy, happy Sabbath anniversary. This is Elizabeth Reyes. Ayan, nag-doubt pa ako kung ano talaga. Happy Sabbath anniversary po, sis Elizabeth Reyes. Ayan, samahan at ingatan nawa po kayo ng Panginoon, kay Rian from Montreal, Canada, at kay Mamsi, good morning. And of course, Martinez Dental Clinic located at Tamia Street, Graman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at 3rd floor RNH Building, Governor Padilla Street, Barangay Poblacion, Taridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 0448139403 or 0969051866. Thank you so much, Dr. K. Chris Martinez Rota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, better smile, better life. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas po, magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning!